Good evening, partner. Kumusta? Kumusta? Boom! You know? You know! So, welcome! Welcome! Kumusta? Kumusta yung araw mo? Ito, nandito yun tayo sa Football Life, partner, ha? Para kumustahin yung mga nanonood sa Football Life, no? Good evening po sa inyo lahat. Nandito kami sa inyo ngayon para maghatid ng kwentong football at kwentong buhay. Yan. So, very grateful. Ang dami ng mga mapapanood na activities sa football. So slowly bumabalik, ano? Yes. Kaya maganda. Kaya although hindi pa totally, wala, yeah, hindi pa tayo pwedeng lumabas eh. So anyway, yung kanina nagpa-MRI na kami ng daughter ko pala. So na-remind na naman ako sa mga tumulong. Yung mga tumutulong sa family ko, di ba? So maraming salamat ulit sa inyo. So thankful kami ng family ko. At least makagalaw na kami. Well, for PFF, grateful din kami kay Coach Belay. And yung mga tumulong sa Football Life, tapos sa lahat, babawi din tayo. Partner, so, hopefully, parang, tuloy-tuloy na. Parang naiiyak ka. Ikaw naman, masyado. Oo nga eh. Pag mga time na ganito. Siyempre. Ayun, mag-sorry ka na nga. Kasi siyempre, may mga kasama pala tayo na nagtatampo. Pasensya kasi na. Kasi masyado tayong makulit sa mga games natin, Pasensya na tayo, no? Kami yung mga katuwaan natin, alam natin naman na laro lang siya, no? So, pasensya na po sa lahat ng mga nanonood dyan na medyo kung medyo na-offend namin sa mga kulitan, pasensya na po, no? Ito ay... Mike kasi eh. Masyado ka kasing seryoso eh. Masyado kang tawa ng tawa eh. Ako rin, pag alam nyo po, pag minsan, pagdating dun sa aspeto ng di ba? Kung ano-ano na yung nababanggit. So, pasensya na po. Anyway, ang main objective talaga natin dito is... yun nga, dahil mental yung issue, kailangan good vibes tayo. Minsan, nakaka-offend nga tayo eh. Importante, yun nga, makamusta, ma-educate natin yung mga coaches. Tayo rin, matuto, di ba? Ang dami kong natutunan talaga dito. Siyempre, hindi lang ito, partner. Ako rin, marami rin natutunan na magagamit natin in the future, no? Yes. Actually, mga iba-ibang concept ng mga coaches, saka yung approach sa pagko-coach. Importante yan, partner, no? So, bago natin pakilala yung guest natin, syempre magpapasalamat tayo sa partner natin na si Decathlon Alabang for always supporting Football Life and Nemesis Football Academy. Yan. No, baka, o nga pala, bago natin pakilala, no? Baka may kilala po kayo dyan na makakatulong sa amin ni Coach Aris, no? Kasi, hindi ko alam kung bakit nawawala yung sound dito sa live. Pag galing sa Zoom, no, pero sa akin may sound 'yun eh, yung video na ginagawa ko, pero pagdating sa live natin walang sound na lumalabas. So thank you Coach Pong Liman for informing me, no. Pero matagal na siyang concern namin ni Coach Aris. Baka may kilala kayong magaling sa techie, baka pwede niyo kaming i-advise kung ano dapat i-click sa Zoom or sa mga dapat ayusin, no, para lumabas yung. Tanong mo si Coach Ake. Tinanong ko na si coach pero I think kailangan mayroon sa atang i-click pa. Okay, so pag-click mo ganun mo na lang para kakanta ako. Ganun. Sige, go. Para may music. Okay. Pakilala ko na ang ating guest, ang ating kaibigan, Kaibigan natin 'to. So, unahin ko sa special talent niya. Grabe, cooking. Cooking ang talent nito. Yun din yung pangarap ko. Siguro magpaturo ako sa kanya, no? Para magluto. Hindi ako marunong. Minsan, yung sinahain kong tubig. Tubig na yun, ha? Prito. Akin prito lang. Hindi, yung tubig nga, naubos pa yung laman. Hindi, napabayaan lang. Number of years playing po is 30 years. Ang guest natin, ha? So, nabibilang na yung edad niya sa work.
napag-workan niya, no? We have sa Ateneo de Cebu. So yung mga ano natin diyan sa Cebu, mga Atenista. So hello. Kaya FC, yun din mag-share siya, no? So naging head coach siya doon and marami pa siguro pero yun lang yung i-mention ko. Yung mga experience niya, no? So national player siya 2005 ba ito nung SEA Games. Pero pero na-cut ata siya eh, sabi niya eh. May part pa rin siya doon baka sa training pool, di ba? Oh. Pero kasama pa rin siya doon. Ang attachment niya ngayon na club is Leylam FC. I think very active yan sa Cebu. So huwag na nating patagalin, papasukin na natin at kamustahin. Siyempre. Si Coach Bingbing Colina or Oliver, ha? Pero kilala natin sa Coach Bingbing to eh. Kaya barkada natin to. Maraming i-share to, no? Pag-usapan kaya natin yung mga gusto niyang ayun, kita mo naman. No? Good evening. Yun, yes. Yun. Yun, no? Hello, kamusta? Idol natin. Yun. Yun. Okay lang. Ipakita mo naman yung anak mo, andyan. Anak mo, no? Mga gusto mo. Andito. Shout out. Yan. Papaya. Ipa. Maga pa. Ayun. Bing, baka gusto mong i-adjust ng konting ilaw mo. Oo, para ano, puputi ka rin. Yung ilaw mo konti, para medyo mal ano ka. Okay ka na dyan. O, sige, mga okay na si coach. Okay na yan. Okay lang. Para pare-pareho tayo. Ayun, kamusta dyan? Naglalag ka na naman, Mike. Okay lang. Tama na yung ano. Maulan dito ngayon. Si Coach. Ay, oo. Maulan. Oo. May bagyo pero, pang parating eh. Oo. Palagi yung bagyo dito. Kasi nandito ka ngayon eh. Nandito ka, taga-bagyo. Ay, grabe. Grabe. Akala ko dito lang yung bagyo. Pati pala sa Cebu, pumupunta yung bagyo. Oo, kasi nandito ka ngayon eh. Iba. Iba. Hello. Kamusta ang ano? Yan, kamusta yung mga bata? Ah, okay lang. Pa nasa klase pa rin. Online. Tsaka online din eh. Yung cases niyo diyan kasi sumunod kayo eh, di ba? Pumunta pa yung mayor namin diyan eh. Na-control na ba yung ano cases natin dyan sa Cebu? Sa ngayon, coach, yung mga tao sa Cebu parang hindi natakot eh. Kasi isipin mo yung... Oo, kasi ano eh, kami ata yung pinaka mahaba yung lockdown din dito. Diba? So, sa ngayon, start ulit na, ano, nag-a-adjust na ulit. Tapos ngayon unti-unti naman yung cases dito eh. Hindi na katulad nung April May na kinakatakutan talaga. Medyo ano no, parang nasanay na ano partner. Nasanay na. Partner dito rin sa Manila. Oo, dito rin sa Manila parang ganyan din Coach Bing. Alam mo 'yan, parang dito may mga nagsasabong pa nga eh. Parang wala lang eh, di ba? After magsabong, kalas ulit. Ganyan na yung mga dating. Pero dyan ba, Coach Bing, talagang bihira ka ba maglalabas? Anong una, bihira. Yung mga March, April, May, bihira. Pero nung June, kailangan talaga lumabas eh. Yung labas ko lang nung kasi nakauwi ako before lockdown. Oo. Oh, sakto. Kasi meron kaming 3 days day off. Galing kami sa labas. Dumiretso ako dito. So, yung balik ko sana is 16 ng March. Kaso biglang na lockdown. So, hindi na nakabalik.
Pero yung labas ko dati nung start pa lang, every 2 weeks mag-ano na ako, mag-grocery o kaya pumunta ng supermarket. 2 weeks, tapos 2 weeks din balik. Parang self-quarantine din after 14 days. Yun. So, Coach, Bing-Bing, sa inyo ba yun? Yung malakas ang ulan dyan? Oo, malakas dito ngayon, Coach Mike. Narinig. Akala ko, ano lang eh. Narinig yung ulan eh. Oo, malakas yung ulan dito ngayon. Oh, yun. Ano, Sedo. Bigla lang ulan. Kaya na, mainit naman. Dahil ba sumulpot si Mike kasi mahangin siya? Ganun ba yung epekto? Hindi nga kaya mo pa kasing diretsuhin eh. Ayan, kasi sabi ko sa iyo, kaya may mga na-offend sa pinagsasabi ko. Uunahan na natin si paring Bingbing, baka mamaya magtatampo to. Ano lang to, kulitan lang tayo ha. Oo. Nag-share-share ako eh. Ayan. So Coach Bing. Alam ko naman si Coach Aris pa. Coach Bing, itong lockdown, ano yung ginagawa mo dyan sa family mo? Wala na bang nakuha na sakit or sa family or sa relatives mo ngayong COVID? Ngayon may pandemya? Sa awa naman ng Diyos, healthy kami dito lahat, hindi nakapag-ano. Pero nung una, kahit ako, parang feeling ko meron ako eh. Pero yung mga symptoms, parang natatakot ka. Parang nasa utak lang palagi. Parang napakulit, diba? Kasi may sakit ng ulo. Kahit minsan, parang masakit yung lalamunan mo. Ganun. Parang natatakot ka na. Pero wala pa. Hindi naman. Oh, Coach Bing, baka gusto mo mag-shout out sa lahat ng mga friends mo, yung mga nanonood sa iyo, mga fans mo, family mo, baka meron kang gustong batiin kasi according dito sa Football Life, meron nang 29 shares eh. So ang dami nagsishare nung live natin ngayon. So pwede ba i-batiin mo na sila, no, lahat ng mga nanonood sa iyo? Sa lahat ng sumusuporta sa Football Life, magandang gabi sa inyong lahat. I hope you support this program kasi parang ito yung makikita mo yun at makilala mo yung mga coaches kung ano yung buhay nila aside from from football din. Good evening sa lahat. Hope stay safe kayo palagi and we will see you soon pag makabalik na tayo sa mga activities natin. Yun. Wala ka bang gustong batiin na yung family mo dyan? Yung relatives mo? Di ba? Yung mga loved ones mo? O mga players mo, Coach Bing? Baka, siyempre, ang dami mong players eh. Ateneo. Sa mga kaibigan ko na nasa Dubai, maraming salamat nung pumunta kami dyan sa Dubai. Mga kaibigan, mga teammates ko yun. Tapos yung kaibigan namin na nasa Australia, siyempre nanood yun. Tapos si Coach Wilo, good evening sa'yo. Makabait ka na. Ay. Wala pa yung mga guests natin, mga barkada natin na viewers dito na ano. Si Jan Punzalan, yun yung very active, si Coach Jan. Ito. Wala pa yung... Meron, bumabate si sa Coach Mike TV, si Joel Villarino. Yan, si Joe Cox. Regards kay Coach Bing, sabi niya. Regards kay Coach Bing, sabi niya. So, parehas kayo ng history nito ni Coach Joel eh. Yung mga na-involve sa kaya, no? Yan. So, of course, thank you sa tips from Pong Liman. Magandang gabi sa inyo, mga poging coaches. Yan, so... good luck, Boss Bing. Hoy, Pong. Pataas na. Sabi ni Coach Pong, Coach Aris, pataas na pataas yung subs nyo, ha? Sabi niya. Di mo alam yung sikreto ni Coach Aris, kaya... Kailangan lang, may... Wala.
Baka may ano na naman eh. Kailangan lang ng controversy. Kaya mag-ingat si Bingbing sa ano ah. Ayan, so Echo, sabi din ni Echo the Hyron Eman, English please, player mo ata to Coach Bing eh. English please for those who are not too good in Bisaya language, sabi niya. Pwede bang ano, lagyan mo ng ano translation mic? 'Di ba may ganun? Tapos subtitle? Yes, nagbati rin si Hani Santos, avid fan of ADT. Okay, promotion din ha. Okay, promotion for Football Life. Babanggitin po namin dito yung mga gustong magpa-shoutout ha. So yung mga gustong magpa-shoutout, mag-message lang kayo. Tapos mamaya pa we will try to greet. O yan si Sir Manoy Adolfo, Jobert Reamon nanonood sa atin. McNeil Francis, God bless coach. So John Ray Delibios, Coach Bingbing. Coach Manoy Adolfo. Yan. Tapos sabi ni Coach Joel, kumusta pala sa 24? Wag na. 24 boys. Si Coach Bingbing, gusto mo ba masama sa 24 boys? Pwede yan, Chiming. Ano 'yon? Ano 'yon? Si Coach Joel ang bahala. Tapos message mo rin si John Carmona, kasama rin diyan eh. Para may future car wash business ka rin. Oo, 'yan. So, so 'yan, partner sa Aris TV, sinong mga nanonood diyan? Mahihiyain sila eh, pero mamaya siguro, naka-link naman tayo. Si Coach Frank, kakapasok lang ha. Ayun, kumusta Coach Frank? Kailan ka namin ma-invite sa Football Life? Of course, you are the I don't know kung ikaw na yung acting, ikaw yung head coach, di ba? Coach Frank ng United City. United, yung FC. So tomorrow, wala na tong series eh. Oo, United City FC na. So tomorrow will be the start of the competition ng Philippines Football League. So we say good luck, no? Good luck sa lahat ng mga teams. No? Coach Bingbing, ikaw pa naman yung gusto kong tignan din sana dyan eh, dyan sa darating na PFL. Pero mamaya natin pag-usapan yan, ha? Yes. Partner, tanong mo. Practice sila doon, paalis na sila. Ayun, batingin ko na rin. Batingin ko rin, partner, yung kapapasok lang. Hello, Coach Mike Caes. No? Ano ko to, kalugar ko sa Las Piñas. Coach Mike, no? Ingat ka parati dyan, ha? Sabi ko, huwag mo itindihin yung sinabi mo sa akin. Sabi ko, basta mag-guest ka sa Football Life. Meron siya sinabi about sa ano. Pero hopefully, babawiin niya yung sinabi niya. So, Coach Aris, go. Yun. So, simulan na natin ang partner, kwentuhan. Partner, best friend ni Coach Bing, ihabol natin. Norman Pijidero, nanonood ngayon. Yun. Coach Noy, ha? Kailangan magtanong kayo mamaya. Yung mga viewers pala natin ha, baka nahihiya kayo. Magtanong kayo. Kamusta? Yung mga question na gusto niyong tanungin sa guest natin. Yes. Although may game naman kaming prepare, pero iba pa rin kung galing mismo sa guest. So Coach Bing, ito ano kasi lagi ka namang nanonood tapos maganda, nakikitanong ka rin, nakiki-interact ka. Although before ka pa namin in-invite, pero yung sabi mo nga, medyo busy-busy ka pa. Pero ngayon, thankful. Thankful ang Football Life kasi pinaunlakan mo ano dito para makilala ka rin kung sino ba yung lagi nilang naririnig na magaling na coach, Coach Colina. So, yung lagi nating start, ano, ikwento mo naman, Coach Bing, yung simula. Kung paano ka nag-football, sino nag-introduce sa'yo, tapos singitan na lang namin ng mga question, ano? Magtanong kami, tapos maganda yung sharing natin para ma-inspire, hindi lang taga Cebu, pero yung mga other coaches sa iba-ibang provinces. Partner, habang ano? Partner, habang may signal pa. kaya nga, habang may signal pa. Partner, nag-comment si Jack Wapo, sabi niya si Coach Jack, sana si Bingbing. Sabi ko, ayan, tingnan mo. Yan na, ito na si Coach Bing. Oh, Coach Bing, banat. Oo. Nag-start ako ng football 6 years old.
Kasama ko yung mga pinsa namin, yung mga neighbors namin. Kasi yung field is malapit lang sa bahay namin. So parang walking distance lang siya. So ayun, naglaro kami. That time wala pang yung spike shoes. Wala. Diba? Nakapaa kami. Oo, nakapaa pa lang kami dati. So yun, from there until na dumating yung every afternoon, palagi kami nakapaglaro doon kasi yung venue dito, yung San Roque na field. Nakapunta ka na ata dito, Coach Aris? Oo. Di ba? Yung Mizuno Cup na sabay tayo natulog doon sa hotel. Sabay tayo natulog, di ba? Naalala mo, no? Hindi, no, kasi ano yun eh. Ako na lang magkwento ng kwento na yon mamaya. Hanggang umabot ng high school, alam mo, nung nag-high school ako, binigyan kami ng spike shoes. Pero nung halftime, sinabi ko sa coach na, coach, tatanggalin ko kasi hindi ako marunong maglaro pag naka-spike. So, hindi pumayag yung coach namin, kaya that time, nag-practice na talaga ako na gumagamit ng spike shoes. So yun, tuloy-tuloy na rin. Hanggang sa high school, andun ako sa Abiliana kay Coach Francis Ramirez, under sa kanya. Tapos sa nakapaglaro ko ng Cook Before Goal, under ni Coach Glenn. Tapos nung nandun ako sa nag-graduate na ako, nag-try out ako dun sa USJR. So, yung USJR dito, yun yung alma mater din ni Coach Joel Villarino. Yun, pala eh, Coach Joel. So, yun, binigyan ako ng break ni Coach Bono. So, hanggang nagtapos ako ng college. Pero yung coach, sipin mo yung hindi mo naabutan yung yung elementary na may football. Wala. So high school ka na pumasok sa DepEd tournaments. Tournament, 'di ba? Maganda yung kwento mo kasi ang daming bata na ganyan rin yung simula. Papa lang, 'di ba? Punta sa field, naka-tsinelas, gamitin yung slipper na goal, 'di ba? SSG, gawin nating goal tapos larong nakapaa lang. So, magandang kwento 'yun. 'Yun talaga yung Pinoy na Oo, 'yun ilan, yung dati. Ilan yung anak mo pala, coach? Tatlo. Yung pinapakita natin. So, yung maganda yung sinishare. Coach Aris, yung totoo. Coach Bing, yung tatlo lang. Yan ka na naman, Mike, eh. Kaya, kaya binabash tayo. So, yun, kasi yung that time kasi, coach, yung field namin is dun maglalaro yung mga collegiate team tsaka mga men's open team. So, every halftime, every game, nandun kami, umaga hanggang hapon, nandun kami, manonood. Tapos pag mag-halftime, pumapasok, laro-laro, ganun. Yun. So, madami tayo yung mga idol dun. Sila, i-share mo naman yung mga idol mo that time. Sino yung mga idol mo dyan sa Cebu? Madami, dati. Madami mga galing dito kasi yung Cebu kasi hinawakan din ni Coach Graeme McKinnon. So kung kilala nyo siya, siya yung foreign coach na galing Australia na nag-produce din ng mga galing na player, including nila Casas, nila Pasinabo. So dito, dami din. Tapos sa si Bono, isang magaling na player, yung coach ng USGR.
Kaya doon pinili ko rin yung school na yun. Kasi magaling mag-midfield yun eh. Yung pero ikwento mo nga coach yung ano bago tayo punta sa college. Mm-hmm. Yung shinare mo na ano Australian na pari ba yun? Hindi. Si Graham McKinnon yun yung dating global coach. Okay. Nag-stay ba siya dyan, Coach Bing? Kailan siya nag-stay dyan? Ha? Kailan pa nag-stay? Matagal. Coach na yon. Matagal siya nag-stay dito. More than siguro mga 20 years. Okay. Oo. Tapos nung bumalik siya Australia, tapos bumalik na, doon na sa Manila ulit nag-stay. Tapos saglit lang sa Manila siguro. So nag-stay siya dyan, Coach Bing? Yung ba yung panahon na ano ang setup diyan sa ano sa Cebu, like ano yung kultura ng mga football players diyan, yung ano wala pang formal training talaga, yung more of talagang sila lang yung pinaka magandang training, tapos lahat ng mga equipment nang meron sila, yung team na Emnolier na sila yung nag sila lang yung nag-champion na sa Cebu sa during mga national finals sa PFF na league. So, hanggang ngayon, wala pang naka-break sa record nila. Magagaling lahat masyado mga player dati. Kalaban nila Kutsunoy dati rin. Lahat ng mga, yung mga Air Force, Navy dati. Yun. Baka Coach, pwede nating ma-invite rin yun, si Coach McKinnon. Pero Coach Bing, may matanong ko lang, no? Nung nagsisimula ka kamo, nung mga grade, mga elementary days, nawala ako. Naglalag si Mike kasi, ano yan eh. Nawala. Yan, ano yung tanong mo? Ang tanong ko, Coach B, bigla nawawala eh. Alon sa coaching, pero maganda kasi yung andun ka sa high school. Wala, partner. Ayan. Yun. Pero itanong ko lang, partner, bago mo ituloy yan. Coach Bing, kasi bago ka pumasok dun sa football nung high school mo, ano yung pinagkakabala mo nung elementary days mo? Siyempre, meron ka ng structure ng anong saan ka na-involve? Anong mga sport kung wala ka pa sa football? Kasi nung elementary ako, yung sports ko is dalawa. Una, football, tapos baseball. Kasi mostly din yung family namin din is lahat nagsisports. Kasi may yung papa ko is a football player. Okay. So, medyo lahat na matatanda mga kapatid ko naglalaro na ng football din dati dito. So hanggang kami tuloy-tuloy naglalaro din. Pero nung kasi sa high school kasi tinitingnan ko mahirap yung makapagkuha ng scholarship sa baseball. So that time kasi yung football na rin is paangat yung laro ng football. So kaya pinili ko rin yun. Yun pala yung history. Kumbaga, parang nasa point yung, na mamili na siya, no? Oo. I remember, ako rin kasi, pag nasa school ka na, lalo na pag athletic ka, kukunin ka ng ibang events, eh. Oo. Pero nung time ko rin, athletics, hurdles, tsaka football kasi yung game ko, pero ang humatak talaga sa akin sa football, ang daming activities noon, ang daming tournament, go for goal, Adidas, kumbaga ang daming activities. Unlike yung ibang DepEd sport, wala. So I think yun rin yung kailangan nating i-push, Yun ang nakakaingan nyo, partner, pag maraming mga tournaments. Kasi syempre, yun yung mga habol ng mga bata, di ba? Yung mapaglalaruan, Dito rin kasi sikat na sikat yung Little League.
di ba? Oo, dati, I think dati, coach. Buong-buong ano, yung Little League ano, kasi nagsisend pa tayo ng national team sa baseball eh, Little League. So, ang naging key factor na medyo nilampasan natin yung baseball ano, is yung activities ng football. Biglang ano, kasi syempre na American game yan eh. American game yung ano eh, syempre ang inintroduce niyan, baseball, volleyball, tsaka basketball. So yung football natatabunan. So ngayon lang tayo pumasok eh, partner, with the activities. Yung, since nabanggit na natin yung about sa football, no, yung kultura na pumapasok sa football, eh, ipakita na natin o banggitin na natin sa Football Life viewers yung kwentong kahawig nitong guest natin na si Coach Bingbing Colina. No, partner, meron kasi, alam mo naman yun, diba, Coach Bingbing, nakapanood ka naman na, no, ng Football Life view natin. So, meron kaming pinag-usapan ito ng partner ko na yung kahawig mo, no, somewhat kwentong kalook-alike. So, sa lahat ng mga nanonood sa Football Life, pwede po kayong mag-guess ng kwentong kalook-alike nitong guest coach natin na si Coach Bingbing. Isa sa akin at isa kay Coach Aris. So, yung mananalo nito, mabibigyan namin ng prize or discount sa Decathlon Alabang. Yan. So, yan yung partner ng ano, Football Life. So, Coach Bingbing, pag nahulaan mo, meron ka rin prize, of course. So, bibigyan ng... Oh? Magbibigay ng first clue si Coach Aris. Okay, itong sa akin ano na kwentong kahawig ni Coach Oliver Colina ay sikat na sikat. Siya ay player. Hindi ko muna babanggitin yung country niya. Hindi ko rin babanggitin yung achievements niya kasi very obvious. Pero sabihin ko siguro na naglaro siya sa Barcelona, naglaro siya sa Real Madrid, tapos sa World Cup, superstar na rin siya. So, kayo na lang maghanap kung titigan niyo si Coach Bingbing kung sino kaya yung kwentong kahawig na galing sa akin. Ano? So, ito, pag mag-mention kasi ako ng isa... O sige, Brazilian. Brazilian business owner. President of La Liga Club Real Valladolid. Ay, grabe ka naman. And sinasabi. Retired professional footballer. Pinadali mo na yung played as striker. O, andali na. So, ikaw naman, medyo mahirap sa'yo. Ang andali naman ang binigay mo. Sa'yo, binigay mo na yung, ano, yung pinakasagot. Marami naman silang superstar sa Brazil, kaya hindi basta-basta. Ito naman sa akin, ang clue para kay Coach Bingbing, eh, meron tong ano eh, may peklat to na ano eh, na somewhat... Wala na, pinadali mo naman. Ano ba naman? Ikaw nga eh, wala pa. Pinadali mo agad eh. Ito, magaling na player, no? International player, Coach Bingbing. Okay, Argentinian. Yan. Argentinian, international player. Coach Bing, ano bang position mo? Midfield. Ano yan? Striker. Midfield tsaka left wing. So, nagsistriker. Pwede yun. Nagsistriker ka rin, di ba? Paminsan? Pwede. Oo. Yan. So, pwedeng kahawig mo rin. Pwedeng kahawig mo rin to kasi halos ka-position mo din siya, no? Sa ibabaw. Yan. So... Oh, mamaya ha, andali na 'yon. Mamaya. Mamaya. So pag hindi na sagot ni Coach Bingbing, si hindi siya makakakuha ng discount. Si ano, active agad si ano? Active agad si Coach Eliasar, nag-message, personal message pa. Ang para ma-valid po kayo dito sa Football Life na winner, kailangan po sa Football Life kayong magko-comment doon sa tapos minsanan lang ha, baguhin niyo. Bawal baguhin yung sagot, yung ha? Yung first answers nyo na dalawa, yun na yung final, ha? Para i-message kayo ni Coach Mike. Yes. Bigyan kayo ng code sa discount sa Decathlon Alabang. O, yan. I-shoutout na natin si Julito Asparen, nanonood, no? First time manood, no? From CSB. Saka si Larry Ramos, nanonood din. Of course, Bingbing, Coach Bingbing.
yung message sa Football Life ha, para yung sagot mo, pero once lang dapat. Okay, so yun. Oo. O, Coach Bing. Mamaya. Mamaya na yung sagot mo, mamaya na. Ang dami nilang sagot, pero abangan natin si Coach Bing. Okay, dito na tayo, Coach Bing, sa college. Nag-college ka sa Cebu, ano? Yeah. Ngayon, ikwento mo ba kasi interesado sila kung paano ka gumaling dyan. No. Nung balikan lang natin saglit yung ano, nung 1998 nakapaglaro ako ng palaro under Coach Glenn Ramos. Pagbalik namin during summer, kasi sa place namin meron kaming ano eh, parang mini tournament lang. So that time third year high school ako, naglaro kami, kasama kami ni Coach Iling that time. Kasi yung team namin, ano ba yun, 1998, may World Cup yun eh. So, yes. France. So, parang buong barangay lang, maglilist ka lang ng players mo, tapos yun na yun, parang laro-laro lang. So, yung team namin, Holland, kami yung umabot ng finals. Tapos, nakita ako ni Coach Graham. So, yung Graham, yung McKinnon. So, the following year, naglaro ako, nung 1998, naglaro ako ng men's open. 15 years old. So, that time, yung nakalaban namin, yung USGR, sila Coach Bono. During finals, nakalaro din ako. Tapos, yung binabantayan ko si Coach Bono. Kasi siya yung malakas na midfield sa Cebu dati. So, nung nag-graduate na ako, nag-try out ako dun sa USGR. So, blessing naman na nakuha ko. Kasi yung original coach talaga ng ano, yung coach talaga ng USGR is si Coach Mario Ugarte. Ano yan? Kachila. Spanish. Siya yung naghahawak talaga sa USGR dati. Tapos si Bono, siya yung parang trainer. Tapos yung si Mario Ugarte din, siya din yun yung 20 years na naging president ng Cebu FA dati. So nung that time, nakuha ko dun. Kasi ayaw ng parents ko na dun sa school na yun kasi mahal, 'di ba? So sabi ko, free naman kami dun. So yun, nakapag-enroll tapos sa kinuha ko yung BS Biology na course. Wow, you know? Grabe coach ha? Grabe. Nagamit mo ba yung course mo coach? Oo, kaya kinakapa niya yung mga ano eh. Hindi, meron konti pero ayaw ko talaga. Kasi madami kang pupuntahin sa BS Bio. Yung una, pupunta ka ng med, di ba? Hmm. Tapos kung hindi, pwede ka maging researcher. Oh. Tapos yung last part is pwede ka rin mag-teach. Di ba? Kasi more on lahat ng science. Pero tama ba kung nabanggit mo na hindi mo siya gusto na course? Hindi. Yung una kasi mahirap eh. Kasi lahat ng football sa... Kasi nung dumating kami doon sa USGR, yung BS Biology na department, parang tatlo, apat lang ata sila doon eh. kasi bago yun, bago din ba? Pero nung dumating kami, sipin mo, mga walo siyam kami, mga football player. Lahat, ha? So masaya doon. Pero nasurvive naman namin kahit mahirap na subject. Pero kasi alam din naman na teacher, siguro hindi ito magme-med itong mga tao, itong mga players na ito. Kumbaga, para... for graduation lang, parang makatapos, no? Makapagtapos.
Oo, pero instead talaga tapusin ko talaga kung may chance, di ba? So tinapos ko lang 4 years talaga kasi mostly ng mga players ng USDR din aabot ng 6-7 taon na mag-aaral. Kasi kaya nga free, kaya sila hindi sila nasayangan ba. Pero sa time ko, sinabihan ko rin sarili ko na kailangan matapos, magtapos kaagad ng pag-aaral. Kasi yung mentality natin pagtapos ng mag-aaral, kailangan magtrabaho, di ba? Yun. So natapos mo pala yung BS Biology? Oo, pumasok ako 1999, nag-graduate ako 2003 October. Bilis ah. So oo, nung nandun din ako sa USGR, naglalaro na rin ako sa after ng ano, ng USGR, malapit na ako mag-graduate, nagpapaalam din ako na maglaro sa Bacolod. Yung ano ba, bago tayo lumabas dyan sa Cebu, ano, maganda yung nag-join ka. 15 years old pa lang, nag-join ka na sa Men's Open Division. Yes. Actually, typical yan, ano, sa provinces, kung limitado yung number of players. Pati yung tournament. Tapos sa tournament. Pero ang gusto kong pag-usapan natin, yung ano, no? Although tayo, alam natin na yung safety concern. Pero kung titignan natin, yung mga early players who joined the higher division na very early. Kasi even me, high school pa lang, kami na yung sinasama sa Men's Open, joining pero, PFF National. Pero Coach Aris, so, Coach Bing, yung mga ganyang aspeto, anong masasabi mo dyan? Nabanggit mo yun about sa safety. Yeah. Sa akin kasi, Coach Mike, pag maaga kang maglaro sa mga matured players, ang dami mong matutunan. Tapos pagdating ng time na age mo na sila, mas advantage ka, parang senior ka na doon sa loob ng field. So maganda siya na, pero risky lang. Delikado, yeah. Oo, pero alam mo naman football, kahit nga maglakad ka, maano ka, ganun pa rin, di ba? So kailangan lang siguro ano, yung concentration mo palagi pag maglaro ka, tapos yung nandoon na tayo, palagi tayo mag-ingat, pero hindi natin malalaman kung kailan tayo magiging injury, yes, na prone, yes, to injuries. Yung ano, no, coaches, kasi I remember there was this discussion regarding yung age. Although yung age na yan, guide lang natin yan. Kasi alam naman natin na yung maturity ng ano, ikaw biology teacher ka, yung maturity ng teenager, depende yan. May early bloomer, merong late. Yeah. Diba? Yeah. Pinag-uusapan natin yan. Pero I remember, ewan ko kung sa Germany ito eh, merong nag-suggest, or doon sa coaching convention ata natin, last time, may nag-mention na technical director na ang basis, yung tignan yung size. So instead na yung age, oh ito, 15, 16, dito lang. Instead na yung age yung sinusunod, yung maturity. Kita mo yung height, di ba? Yung itatangkad dito, yung maliliit, dito yung size. Paano si Coach Bingbing? Ah, yun, kaya hindi ano. hindi, pero I mean, di ba? Kung susundin natin 'yon na hindi yung age grouping, kasi ako sa Ateneo AFC age grouping 'yan . Pero merong matangkad, merong malaki, di ba? So pag ihiwa-hiwalay natin, coaches, ano, yung size ilagay nyo dito para 'yun nga yung concerning sa safety. Pero partner yung for the purpose of ano, debate lang, no? Tayong tatlo dito, pati yung mga nanonood sa Football Life. Pag may mga ganitong concerns like Coach Bingbing, 15 years old playing in a open category, no, ano yung mga factors na kailangan natin i-consider aside dun sa safety? Of course, that's evident, di ba? So ano ba yung titingnan natin diyan, Coach partner? Yung physique, yung height, or yung skill lang din per se?
Or sabihin na natin yung structure ng player, kung yung maturity niya pagdating sa game. Anong ano mo dyan, Coach Bing? Yung sa akin kasi is yung for example, yung may anak ka, no? Ikaw na ngayon yung coach eh. For example, yung ganung scenario. Sa akin, coach, that time kasi yung skills saka yung understanding mo sa game. Kung kaya mo na ba maglaro ng kahit malalaki yung ano. Kasi dati kasi mas grabe yung physical dati compared ngayon, di ba? So yung sa ngayon kasi pag kahit ilaro mo na yun siya sa mga malalaki, basta wag lang example 15 years old tapos isabak mo na ngayon, pwede siya maglaro kung mataas yung IQ niya, pero wag lang siya mag-dribble ng maayos. Parang release lang yung bola. Kasi pag sa pisikalan, yes, talo ka kaagad. Yes. Kailangan hindi ka magpadikit sa kalaban kasi pag madikit talo ka na. Kasi because of physical wise tapos yung strength ng kalaban, 'di ba? Yung Coach Mike, kami kasi ni Coach Bingbing pumasok kami sa UAAP galing sa province, pero ang hindi nila alam, syempre nag-mature na kami sa PFF tournaments, 'di ba? Kasi high school, 'di ba? Ikaw, high school pa lang tayo, na-expose na tayo sa college. So, nung pumasok kami sa UAAP, masteral na kami. Masters kami. Siya naglalaro sa Lasal, ako sa Ateneo. So, kita yung difference, ano, may gap na bakit tong galing probinsya, iba yung laro niya. Kasi nga, yung exposure natin, Coach Bing, di ba? Mga men's open, yes, PFF open, yung mga, although yung mga kalaro din natin, skillful sila, pero parang sa atin, matured. Yung takbo pa lang natin, parang kabayo, di ba? Yung pagbanggaan para tayong, kahit sabihin mong barabara, pero ibang klase. Yung pinopoint ko doon is yung early exposure ng players natin sa higher age group, ano? I think siya, pero i-consider natin yung safety nga. Yung safety, kasi sinasabi sa libro, ganito, iwasan yung ihalo yung elementary sa high school. Iwasan yung ihalo itong grade 8 sa college. Parang ganun. Pero kung titingnan natin yung minention mo, Coach Mike, na skill level ng player, pwede siya. Pwede siyang i-mix. Kasi may mga college naman na yung level niya is pang, di ba? Pero, may na talaga. Sabi ko nga, for the point of discussion, or merely yung ganyang factor. Kasi may mga, narinig din ako na scenario na hindi maganda, no, sa mga ganyang aspect na merong na injured, merong na nagka-problema, or ilbis na tumaas yung level ng skill, bumagsak, yung mga ganun. Kaya sabi ko nga, it's more of a point of discussion, ano ba talaga yung best. Possibly, in some aspects, pwedeng maganda yung naidulot, like for Coach Aris, akin, actually sa akin, ganun din, partner eh. No, kasi sa grade, first year high school ako, naglalaro na ako sa fourth year high school, parang ganyan. Parang ganyan yun eh. So parang ganun din siya in some aspects, marami siyang magandang naitutulong. Pero tama kayong dalawa, coaches, na kailangan maging vigilant tayo at mag-ingat din tayo, no? Na maganda yung patunguhan kaysa sa hindi maganda yung patunguhan. Tapos, coach, yung pinakamaganda dun sa buhay ko dun sa football na naglaro ako, si Coach Bono kasi yung coach namin sa USGR, di ba? Tapos, nung pumasok ako ng USGR, siya pa yung partner ko doon sa gitna. You know? So, yun yung mga dalawang taon din yun. Pero yung last na taon niya, finals kami against Happy ata yun, tila Coach Glenn. Bumigay na rin siya kasi matatanda na rin eh, mga siguro that time mga 30 plus na siguro. So bumigay na siya, sabi ko, kahit hindi ka na maglaro, kahit tayo ka lang diyan, kailangan ka ng shoot out, kailangan namin sa shoot out. Oh, so binabanatan ko yung sa gitna, sabi ko stay ka lang kasi kailangan namin kasi veterano eh. 'Di ba? So
andun kahit nag-cram siya nung nag-shoot out, tumipa siya. So nag-champion kami that time, first year ako, pero yung sa si Triple A dati, dalawang beses kami nag-runner up. So nung 2001 hanggang 2003, nagbago na yung tournament. Si Safi na yung tawag. So, tatlong taon bago ako nag-graduate, nag-tripit kami sa si Safi. So, oo. Tapos nung nag-graduate na ako, may nag-offer din sa akin na ano, coach, na may nag-offer sa akin na isang Japanese na company. Kaya nagtrabaho na rin ako saglit. So, mga siguro mga 10 months lang kami doon nagtrabaho kasi during that time din kasi parang ano eh, parang mahina yung company. So, nag-resign ako. Tapos nung April, pumunta si Coach Aris dito sa Cebu. Coach Aris Kaslib. You know? Kasi nag pa-try out doon sa para sa SEA Games 2005. So Coach, pumunta ako ng Manila. Yung kasama Coach yung hapon diyan si Coach ano? Coach Bing. Hindi. Oo. Sorry pero bago ka magtuloy doon no, na matanong ko lang bakit mo naisipang pumasok doon sa sabi mo pumasok ka doon sa corporate na 'yon, 'di ba? I mean, so bakit mo naisipan na from after mo graduate, bakit pumasok ka agad doon? Kasi coach, yung Japanese firm na yun is meron ding football team. Okay. So, yung ginawa nila, nag-hire sila ng mga players, yung mga bagong graduate para makatulong din sa team. Kasi may, dito kasi sa Cebu coach, merong intercompany na division. So, yun. Tapos, yun, pumunta dito si Coach Aris. Ako lang na-select from Cebu. So, April ata yun. Tapos, May, pumunta ako ng Manila. So, yun na yun nag-start yung nag-tryout parang training pool sa national team. Yun na ata yung pinakamataas, pinakamahaba na preparation, coach. Kasi isipin mo, from May to April pa ata sila nag-start. April to November. November yung laro. Tapos that time, nung nasa national team na ako, di ba, naglaro ng ang liga. Di ba, dalawa. Ang liga, tapos kung babalik ka sa mother team mo pag walang laro yung national team. Di ba, yun yung patakaran dati, di ba? Tapos kung naglaro, kalaban yung national team tsaka DLSU, hindi pwede, doon ka sa DLSU talaga. So, that time kasi si Bapor, di ba? Coach Bing, si Coach Bing, di ibig sabihin nga nag-abot pa nga tayo doon kasi di ba nakapag-training kami noong time na yun. Anong... Oo, kasi 2005 yun. Ah, nag-abot pa nga, oo. Oo, kasi nung nandun ako sa national team, yung practice namin is 4 to 6 sa morning, 6 to 8, 4 to 6. Tapos nakita ako ni Coach Maro, kasi after ng training namin, yung women's mag-training, di ba? So, nakita ako ni Coach Maro, pinakilala ako ni Bapor, kasi si Bapor under Coach Maro sa Binil, di ba? Oo. So, andun, tinanong niya ako kung gusto ako mag-masteral. So, sabi ko, sige, pinag-isipan ko rin yun kasi sabi ni Babs, chance mo na yan, Bing. Kasi yung school na Del Isyo, hindi yan mahirap papasukin yan. Coach diba? Bing, yan yung panahon na nawala si Coach Hans eh. Yan yung panahon na yan eh. Oo. Na nawala si Coach Hans sa DLSU. I think 2004. Tapos sabi ni Coach Hans yan, after 5 years pa yan eh, bago siya nakabalik ulit. Kasi ang pumalit noon si Coach Maro nga, si Coach Maro. Yes. Oo. So 2005, no, 2000, oo.
So doon nakita ni Coach Maro yung ano. So tapos may mga from San Beda na mga kasama namin. So that time sila Jao ba yan? Sila Jao? Oo, sila Jao. So nag-enroll kami. Nag-enroll kami doon, pumapasok. Yung minamasteral namin is early childhood education. Wow. Kasi more on toddler. Oo. Yun yung coach, malaking bagay yung natutunan namin, yung natutunan ko sa early childhood education. Kasi dealing with grassroots and youth, 'di ba? Dealing with yung mga maliliit na bata, maliliit, toddlers. Yes. Yeah. Tapos so nung natapos na yung nung pumunta yung SEA Games, pumunta kami, nag-pre SEA Games kami August ata, pumunta kami ng Thailand. So sa Thailand, parang tune-up games lang lahat ng mga teams. Tapos nung umuwi kami, September ata yun, pumunta kami ng China 1 month. Kami nila Chippy, Ali Borromeo, nila Liman, ni Paul Tolentino. So, dun kami sa China, 1 month. Grabe. Walang tao, coach. Takala. Kami na. Oo, yun yung preparation ng SEA Games. Tapos nung bumalik na kami, mga first week ata yung November, kasi yung SEA Games dun is parang third week ata. So bumalik na kami, dun na rin dumating sila mga young husband brothers. Oo, so yun, unlucky lang kasi pagdating ng final lineup, kami yung last na cut. Pero ganun talaga. Diba? Sa national team, you have to earn your slot. Mahirap. Yes, yes. Diba? Pero sa amin, ang dami kong natutunan dun eh. Kasi ilang months kami na training. Tapos yung bonding ng mga players. Siguro ngayon, yung active na lang siguro sa playing, wala na ata eh. Kasi that time, si Casas, active pa sila. Hmm. Kasi si Casas kasama namin, si Ali. No. Coach Bing, of course, siyempre na napasok ka dyan sa national team, na involved ka dyan. Sino ba yung iniidolo mo na player? Of course, magre-reflect yan sa galawan mo eh, di ba? Sino bang idol ni Bing Colina noong mga panahon? No, yung mga panahon na yun, yung idol natin is kaibigan natin eh. Walang iba, yung taga-Bacolod lang na magaling. Ay, diba? Sino ba yan? Baka pwede mo magitin. Baka pwede mo magitin yung pangalan nang makilala naman yan, yung sino ba yung taong yan? Sino ba yung, yan ba yung ano, kahawig ni Cristiano tsaka si Ibrahimovic? Barang. Pero partner, meron tayong gustong i-post, di ba, yung kahawig din ni Hulk? Pero coach, yung ano? Nawawala? Coach Bing, nawawala yung ano mo? Baka lumakas yung bagyo. Yung ano mo, yung mic mo siguro. I-connect mo. I-reconnect mo, coach. Yan. Gumalaw siguro, nagalaw mo siguro eh. Yan, coach. Yan, okay. Nung mga early 2000, coach, siguro mga 2001, 2002 ata yun, may national finals sa Manila. Kinukuha ko ni Coach Nonoy. Nakita ko si Paison, magaling maglaro si Paison doon eh. That time doon sa UST nilaro. Sa UST tsaka sa Ateneo nilaro. So that time kinukuha na ako ni Coach Nonoy na maglaro-laro palagi sa Bacolod. Tapos sa kung may mga liga sa Bacolod, papuntahin ako ni Coach Nonoy doon. Kaya nung
grabe yung exposure ko rin as a player from Cebu to Bacolod. Tsaka kahit sana maglaro basta ano lang. Yung tapos, ano, Coach Bingbing, ano, although alam ko na isa ka sa ano ba, compose na player. Kilala eh, dito pa lang sa mga comment ng mga kasama natin, ano? Tapos alam naman natin na pag sa Cebu kasi, pag mainit na yung game, lalo na yung mga senior, meron at merong halong rambulan, ano? Gusto kong pag-usapan natin yun kasi parang ikaw, isa ka sa mga na-develop na player pero kaya mong kontrolin eh. Hindi ka naman yung player talaga na, di ba, to the point na mananapak, mambubugbog. Pero ikaw, compose ka. Although nakita ko may gulang ka sa game, lumalabang ka, hindi ka nagpapatalo. Pero compose, meaning kinokontrol mo naman. Partner, nagulangan ka ba? Parang mayroong gusto sabihin, nagulangan ka ba? Hindi kami nag-aabot ni Coach. Hindi kami nag-aabot ni Coach Aris. Assistant coach na ako nun. Wala na. Tapos kami ni JP ata. JP nila. Ay, si JP pa. Oh. Yung so. Diba nila? Neil. Kasi sila Neil at saka sila Saldi. Ako yung, na yung assistant coach nun. Sila wala ka na dun. Kasi, Neil pala. Kasi. Yung. Ayun, before. Ikwento mo yung. Diba? Habang lumalaki, pinapanood mo yung mga extra, diba, MMA? Mga bakbak. Tukan, may ano. Or ikaw na lang, anong kwento mo pagdating sa ganun? May experience ka, Coach? May Bingbing, Coach Bing, may experience? May, kasi nung ano, Coach, nung after SEA Games, diba, may minicamp kasi UAP every first week ng January dati, diba? Kasi nakapaglaro ako season 68. Tagal na yun. So, nag-ano ako yung Coach Maro na Coach. Hindi lang muna ako sasabay sa camp. So, pumayag siya. Pero sabi niya, Bingbing, kailangan mo talaga kondisyon, ha? Sabi ko, Coach, oo. Before ako tinawagan ni Coach Maro, yung weekend na yun, dapat may game dito sa Cebu, parang festival. So, supposed to be, lalaro pa ako noon. Tapos, nag-decide ako na bumalik sa Manila. No, nung nasa Manila na ako, Sunday morning yung, Saturday morning yung flight ko, Sunday morning ata yun. Sunday afternoon, meron na yung lumabas na may rambulan dito sa Cebu. yun pa yung team namin. So sabi ko, buti na lang kasi talagang mapapahamak talaga yung team na hindi ka pwede maglaro, di ba? So, buting ako Sunday, training kami, di ba? Noong like sa field ng DLSU dati. Yes, yes. Tabi ng release. So, sabi niya, condition ka ba? Sabi ko, Coach, condition ako, Coach. So, nag-ano kami, that time kasi, nag-scrimmage kami dun. So, buti naman, nag-trabaho. So, nakapag-hat-trick ng game dun that time. So, sabi niya, condition talaga. Yun, no? Condition talaga. So, kaya hindi pinapagalitan. Yun pala yun. Pero meron ba sa maalala mo sa playing experience mo, meron bang point na lumampas ka? Kumbaga, uminit yung ulo mo tapos nanapak ka na ng kalaro? Sagad ka na. Hindi, Coach. Yun. Sa akin, Coach, hindi ako ganun na physical ang maglaro, magulang tayo maglaro, pero bawal yung suntukan. Sino kaya yung main bakit kilala yung Cebu na si Coach Glenn ba ang master sa ganon? Si Coach Mario ba? Si Eling ba? Hindi, or noon-noon pa? Sabi ni Coach Eling, normal lang daw yan eh.
Kasi grabe kasi yung sa Cebu kasi coach, iba yung approach ng game dati. Kung Cebu yung approach ng game dati, more on physical. 'Di ba? Kung sa Bacolod ka naman, more on combination tapos eskapada yung laro, parang diagonal ball, crosses ganun. Tapos pag Iloilo naman, physical yung labanan, nandun pa rin yung skills at saka yung eskapada na laro. Pag Dumaguete naman, kaya mag-compose. Diba? So pag Cebu coach, ganun. Pag Cebu talagang bula, rumble. Hindi naman rumble. Grabe yung physical na laro. Kasi kaya gusto tumanggap ng masakit, kaya masaktan, kaya rin manakit. Pero ganun yung kasi nabanggit mo yung style ng Bacolod na diagonal balls, kapada. Eh yung Cebu, ano yung style naman dyan sa Cebu? No, yung Cebu kasi is more on power play tsaka physical. Yun. Yung slow ball lang, slow na possession. Okay. Yung parang mahina lang pa konti-konti hanggang umangat sa attacking third, ganun. Ganun yung style ng Cebu dati. Yung ano siguro, kasi dito ano sa Baguio, yung kilala nyo naman yung sa MMA, Team Lakay. So, medyo sabay yung training namin. Tapos yung coach doon, kapitbahay ko dito. So, nag-i-scout. O yung player mo na ano, pwede kong kunin sa ano yan, sa Wushu, sa... Maganda dyan sa Cebu, mag-promote din kayo ng ano, MMA. Para ano, medyo mahilig ka sa rambulan eh. Pero maganda siguro may session muna doon bago yung training ng football. Pero Coach Bing, since nakukwento mo yung style of play, no? Siyempre yung kultura ng football dyan sa Cebu, pwede mo bang makwento naman dito sa Football Life kung paano ka naman na-engage sa coaching? Doon naman, may kwento mo naman yung anong history mo? Kasi sabi mo nga, yung idol mo, hindi mo pa binabanggit, banggitin mo naman yung idol mo. Sabihin mo kasi nanonood sa atin, ikaw naman. No? Alam mo, yun yung best moment ko sa mga laro ko eh. Kasi yung idol ko sa Cebu, nakasama ko, nakapartner ko rin sa laro, di ba? Si Coach Bono. Tapos itong idol natin sa Bacolod, si Coach Nonoy, yung last, yun na yung last game, last 11 aside na ata ni Coach Nonoy na naglaro way back 2006. Wow, wow. That time din kasi si Coach Nonoy injured din. PCL. Hindi, ano siya, hamstring yung injured niya. Ay, hamstring. Tapos, nung nag-finals kami, ano yun? Lasal at saka West Negros. Yung import ng Lasal, sila Ali Borromeo, sila Ali Go, Jimmy Donia. Dami sila. Tapos yung sa amin, sa Bacolod na laro. Lakas ng mga players. Oh. Tapos nung sa amin naman, yung hindi taga Bacolod, nagpunta doon ako, tapos si Edward Sacapanyo, yung goalkeeper si Wilson de la Cruz. So, yun, tapos si Coach Nonoy naglaro. So, that time, minsan na rin magbigay mo alang parang nagano na si Coach Nonoy na kasi yung injury niya masakit. Pero ako pa rin yung nagpo-force sa kanya na coach, kaya mo yan. Kunin natin last game na to. So grabe din yung fighting spirit ni Coach Nonoy kasi so nung nangyari noon halftime 2-0 down kami. So, red card pa si Edward Sacapanyo. Kasi lumabas sa box tapos na-foul. So, red card, penalty. So, nung second half, nakabawi kami. First goal
galing sa akin from corner, pumasok diretso sa goal. Wow. Chamba ba? Chamba. Oo. Tapos, nung along the way, dalawang goal ni Coach Nonoy. Wow. Tatlo Nonoy. Dalawang assist galing sa akin. So, yun. Ano, parang happy ka sa career mo na football. Kasi, sipin mo, yung tao na inaidolo mo, nakasama mo, nakapartner mo. Tapos, parang ikaw na rin nagbigay na makapag-push din sa kanya, di ba? Yes. So Coach B, yun. Nung time ba na yan, yan ay pinaka-last mo nang naglaro rin ng 11-a-side? Ako? Oo, hindi pa yan yung last mo o yan ay yung last mo? Hindi pa. After that, 2 years after, naglaro ulit ako. So, 2007 pahinga, 2008, naglaro ako under yung team ni Jack Biantan. Naalala mo yung pinoysoccer.com? Parang narinig ko ngayon. Yun yung pinoysoccer. Si Jack yung owner dun. Parang barkada lang kami, lahat ng mga alumni sa USGR. Bumubuo kami ng team. Kasi every summer dito sa Cebu, may winner take all na league. Parang may prize sila na 100,000. Coach, yan ba yung reason kaya talagang may rumble? Kasi siyempre, winner take all eh. Hindi naman. Yung nag-organize kasi dati, yung sila Coach Richard. So yun yung last game ko na 2008 na naglaro ako, nag-champion kami. So sabi ko hindi na talaga ako maglaro. So yun. Saan ka na pero nung after kasi saan ka na napunta nung sabi mo na magre-retire? Ayun na ba yun, napunta ka na sa coaching? Nag-start na ako ng coaching nung bumalik ako galing, kasi halo kami nila Coach Aris, di ba? Chamba lang, di ba? Coach Aris. Diba? So, natalo kami doon. 1-0 yung shoot ni Lastimoso ba yun? Lastimado! Lastimado. Oo, yun na ano. So, After ng finals namin, kasi yung kagandahan kasi nung nasa deal issue kami, Coach, binigyan rin kami ng condo that time. Pero kami na lahat ng nung lahat ng nagmasiral, sila Dave, sila Khalil, sila Von, sila Jao, nandun kami, isang bahay kami. So grabe din yung bonding namin doon that time. So after ng sa yung UAP, by April bumalik ako Cebu. Pag-decide na rin ako na hindi pa, Coach, pag nung August ba yun, in-invite ako ni Coach Iling na mag-start ng coaching sa CIS. So, yun. Blessing din na binigyan ako ng opportunity na makapag-coach. Tapos yung boss namin na sobrang professional din, si Brian Bedford, yun yung isang tumutulong sa akin na paano ko nakuha, paano ko narating itong coaching path na to. Kasi nung una kasi, Coach, ang hirap, Coach, kasi nung sa CIS kasi kami, yung mga bata puro mga mayaman ba? Nung time ba na yan, lalagata kayo eh. Coach Bing,
Coach Bing. Oo. Nung time ba na yan, na pwede mo ba kasi for sure, ito maganda, maganda to sa mga ikakwento mo, no? Kasi napakakulay ng coaching career mo, di ba? Na pwede mo ba i-share sa kanila yung achievement mo at saka by this coaching or saan ka nakapunta, ano yung mga na-achieve mo at saka ano yung mga naipundar mo, of course, ano yung mga na i-record sa pangalan ni Bingbing Colina pagdating sa coaching. Oh, ah. Yeah, nung nagsimula talaga ako 2006 tapos sa coaching sa CIS. So, U14 yung hinahawakan ko. Nung 2009, may project yung AFC. Tinatawag nila na Asian Football Confederation na Project Future Coaches. So, hindi ko alam kung sino yung nag-endorse sa akin, si Coach Aris o yung FA namin dito. So, yun, ina-endorse ako sa FA namin siguro. Tapos, pumunta kami ng Kota Kinabalu. Nagkita ata kami ni Coach Aris dun eh. 2009. Ateneo ata pinapadala dun that time. Talaga tong so, partner, parang lagi ka napupunta sa, parang hindi lang sa courses, pati tournament, kung saan ka napupunta, Coach Aris, ah. Hindi ko maalala, ang nalala ko, kasama ko tong nagmumotor dyan eh. Sa Cebu, tapos sa naubusan kami ng gas, nagtutulak kami ng motor. bago, Coach Bingbing, bago mapunta dyan sa coaching career mo, international and courses, single ka pa ba nung time na yon? Kasi inaabangan ko yung kwento mo na na-meet mo yung misis mo. Yun, oh! Tapos, di ba? Kailan ba? Kailan ba nagsimula, partner, di ba? Kailan nagsimula yan? Hindi. 2006. Doon mismo sa Bacolod. Iyon pala. Iyon pala. Parang oh. Parang si Chiefy pala to. Sa Bacolod. Pareho pala kayo ni Chiefy. Partner, kaliwete rin eh. Kaliwete, di ba? Oo, grabe yung pinagsamahan dyan namin ni Chippy dati. Kasi panay alis namin, kami yung magkasama sa kwarto. Ako yung tagabantay dun. Swapping ba yan? Swapping? So, pag take turns muna kayo, no? Take turns, no? Pag, hindi, siya lang. Siya lang kasi ako wala eh. Yes, sabi ko na. Ayun, malinis. Pagbigyan na natin kasi nasa yes gilid natin to eh. Nasa gilid. Oo. Nung andyan ba kami ni, andyan kami nun na... Partner, wait lang. Inasyal 2006. Mo. Partner, may sasabihin si, si Coach Bingbing, sabi niya, Chippy, tuloy mo, Coach Bing. Chippy, sabi niya. Hindi. Chip. Hindi. Kinukumusta ko lang si Chippy kasi minsan mag-chat din kami. Ah. So, Chippy. sobrang partner kami din. Magkukumpare kami ni Chippy kasi yung anak niya, parang ako yung ninong ako dun sa Kasi pumunta kami that time sa Iloilo, sa Barotac nung binibinyag yung anak ni Chippy. So, meron yun. Sping, meron ka bang gusto ikwento about kay Chippy? About sa mga moments na yun? Kasi ikaw yung kasabot niya eh. Hindi, wala. Na, ano ka ba si naman? Si Chippy palagi nasa kwarto lang yan eh. Yun. Manood ka ganun eh. Pero kami rin, yung kinikwento ko na umikot kami, papunta kami ng church kasi sa Cebu, ang gaganda ng mga simbahan. So, ang bait mo. Tour kami ni Bingbing sa mga old churches. Kaya sumamba lang na gabi yun. Kaya
partner, nahirapan kami magtulak. Parang nung isang araw, sabi mo sa akin na pupunta ka rin ng church siya. Oo naman. Nagiging linya mo na yan, ha? Church, school, tsaka field lang ako, pero wala na yung field, so bahay lang ako. Okay. Ipungi mo. Andyan na yung mga anak mo, naninita. may komosyon. Oh, bigyan muna natin partner no ng si Coach Bing. Balik tayo dun sa buhay coaching mo, Coach Bing. So ikwento mo na ngayon kung ano yung pinagdaanan mo as a coach, ano, paano ka nagsimula, sino ba nag-encourage sa'yo mag-coach, no? At paano ka napunta kung saan, nasaan ka ngayon? Diyan pa ba? Coach Bing. Biglang nabulabog. wala yung ano mo. Iulitin mo. Ayusin mo yung ano mo. Alit lang. Yan. Okay yun na. Lang ano. Okay na. Na-distract. So, sinadya. Magaling. Mukhang nahalata. Biglang ginanon niya yung ano eh. Sino? Sige, Coach Bing. Ituloy mo yung kwento mo sa coaching mo, no? Paano ka na involved sa coaching? Sino nag-inspire sa iyo? Meron bang nag-encourage sa iyo mag-coach? Yan, ano yung kwento diyan? Nung una kasi parang ano lang, pastime lang muna. Pastime ah. Yung love life ba topic o coaching? Coaching do. Mag-ingat ah. Coaching muna. Coaching mo na. Yan. Coaching. Okay na, Coach B. So, doon, nung kasagsagan, yung una talaga, parang pastime lang para makapag extra income din, di ba? Ganun. Pero, nung lalong tumatagal, lalo mong parang na-in love ka sa trabaho mo, parang gusto mo na, di ba? So kasama kami ni Coach Iling palagi. Coach Bing, sabi mo kasi na-in love ka. So na-in love ka rin ba sa somewhat na sa football? Ganun ba? Meron ka bang nagpatibok ng football? No? Nasa football? Wala naman. Wala. Dikit mo yung mic, yung Coach Bing, humina eh. Yung bola lang yung love natin. Yun. Yan. Okay na. Oh, so, yun. So, kasama kami ni Coach Iling. Tapos, yung athletic director namin dati na from CIS, si Brian Bedford, siya din yun yung daan na kailangan namin magtrabaho ng maayos. So, malaking bagay yung natutunan namin sa kanya kasi parang nagbi-build up din yung self-confidence namin that time. So 2009 pumunta ako ng C-license course sa Kuta Kinabalu AFC. So nung kumuha kami doon, 18 coaches ata kami, coach. Tapos sa 18 coaches, tapos sa kukuha sila ng top 5 para for the next step. So yung una, coach, maganda naman yung resulta namin nung nag-C-license kami, 5 kami nakuha. So ako yung nag-top sa class namin. So afternoon, May ata yun, May to June. Afternoon, pinadalan kami ng letter galing sa AFC na pupunta ng nawala.
Nawala si Coach Bing. Lumakas siguro yung hangin dun. So, habang inaantay natin, ano? So, medyo... comments si Coach Glenn. May tanong... Staying love. May tanong din si Coach Eliasar, no? Si Coach Eling, itatanong natin kung saan daw napunta yung mga fans niya, ano nangyari. Coach, ano, Coach Eling, anong fans ba to? Meron bang ibang klaseng fans to na gusto mo i-share? Ayan, Coach Bingbing, nakikinig po kami. Ayusin mo yung ano mo, Coach? Narinig mo na kami, Coach? Coach Bingbing, nandyan ka ba? Nahanap niya yung sounds. Siguro. Pero... Coach, pero nasa yung connector sa coaching oh. Yung connector mo, Coach Bing, connector sa headset connector. Galaw-galawin mo. Yan, yan. Yan, yan. Yan. Yan, Coach Bing. Sige, tuloy-tuloy. Pinag-usapan ka namin sa mga chicks mo daw na sa connect na sa lain ng ang katong earpiece. Meron na, meron na. Meron na, Coach Bing. Narinig mo na kami, Coach Bing? Coach... Pindutin niya yung ano, naka-mute siya. Coach Bing, naka-mute ka. Naka-mute. Coach Bing? Hello? Yan. Coach... Yun. Okay na, Coach Bing? Okay lang yan. Meron na. Meron na, Coach. Nawala na naman. Baka may nagalaw. Baka may nagalaw siguro. Okay. Yung mga kids niya, future football stars. O yan, sige, habang nag-aayos muna ito si Coach Bingbing, batiin natin yung mga nanonood, no? Yan, mga nanonood sa atin sa Football Life, sa Coach Mike TV, at saka sa Aris TV, si welcome Coach Norman, Coach si Eric Nieva, Randy Estremos, JPS Patrick, Brian Bedford, si Jimmy Sumugod, tapos si Jaime Poderoso, Julian M. Bing, nanonood sa atin. Noel Marcaida, nanonood din. So, Julian, nanonood din. Yan. Pumasok na raw siya. Yan. Coach Eling, may tanong? Yan. Wala pa rin. Habang ina-adjust ni yeah, Coach. Na. Pumasok na siya. In-accept ko na ulit. Yan. Coach. Yan, Coach Bing. Okay. Okay. No problem, Coach Bing. Sorry, ha. May... Sorry, don't worry. Mas... No problem. Mas worse yung kay Coach Glenn kasi 2 hours kami. Nawala. Hindi. Ngayon, may masamang balita. Bago ko lang nakita. Ayos. Inatake yung ano na yung athletic director sa Ateneo. Oh. Sorry about that. Sus. So bago ko lang nakita. Dinalabas sa ospital? Patay yata ko si. Ayos lang. Sorry yun yung sabi. Sorry about that, Coach Bing. Pero nag-chat pa yan kanina sa amin. Mm-hmm. Oh, Coach Bing, sorry about that, but silang ano. Okay lang ba? So, gusto mo ba? Oh, okay lang ba na ituloy pa natin yung interview? Okay lang naman, Coach Bing. Okay lang naman. Pero sige, Coach Bing, kung gusto mo siguro pwede ba natin ano siya, Coach Bing, like Coach Aris, kung meron kang gustong sabihin sa para dun sa head mo? Kasi syempre, I know kung gaano kaimportante sa iyo yung taong 'yon, kaya alam ko kung bakit ganyan yung nararamdaman mo ngayon, no? Papasalamat din namin, I mean, lahat ng mga coaches namin sa Ateneo, tinutulungan din niya kami. So, na rest in peace, ganun naman yung buhay natin. Hindi naman natin alam kung kailan tayo kunin ni Lord, di ba? So, every moment, kailangan i-enjoy din natin yung buhay natin.
So prayers na lang yung ano, yeah, yung maano natin. Yun. Nag-bike daw ah, na-atake, hey. Nag-bike. Nag-bike daw, na-atake, nag-comment si Sir Jack, wapo. Nag-bike, na-atake, you know. Nako, Coach Aris. Ano rin yan, ano rin kasi, ano rin, writer din yun sa ano eh. O, kaya nga. Sa mga newspaper dito. Ah, writer din. Ay. Coach Aris, Coach Aris, ingat, ingat. Oh, nakikiramay po kami, ano? No, nakikiramay kami dito sa Football Life, no, partner, sa nangyari din sa head mo. Oo. Oh. Ayun. So okay, balik so, tayo sa balik coaching. Tayo, coach. Coaching sa coaching. Sige, coach. Yeah, balik tayo. Yeah, balik tayo nung ano, nung 2009, dalawa kaming Pinoy. One from San Beda ata 'yun. Tapos ako lang yung pumasa ata siya, pero ako lang yung parang nasa top 5. So ako yung nag-top. Tapos sa nung November, pinadalhan kami ng letter galing AFC. Yung tawag na course doon is selection course. So yung selection course is lahat ng nag-FOF coach sa buong ano Asian countries nandun. So different countries, China, mga Kyrgyzstan, mga ganun. So 36 kami. 36 coaches. Ano lang 'yun? One week course. So yung tawag noon is selection course. So kung ma-select ka doon, coach, kung makapasa ka sa standard nila, para kang may 2 years program sa AFC. So yung nangyari kasi doon, yung unang Pinoy na pumunta doon is si Coach Andrew Santiago. Kilala mo ata yung Coach Aris? Sa Claret. Kilala niyo Coach Aris? Yes. Sa Claret. Siya yung pinakaunang Pinoy na under that program. So 2008 batch siya. So yung 2009, nung nag-selection course, nakasama na rin ako. So binigyan kami ng 2 years program ng ano, 2 years program ng AFC. Yung every 3 months, coach, paalis kami kasi yung courses namin parang hinahati-hati. Yun yung ano. Yes. So yun, natanggap ako. Pero that course is merong concern din yung AFC. Tanungin ka, that time kasi, yun yung pinaka moment ko na sinabi ko talaga na hindi na ako maglaro as a player. Kasi yung question dun sa instructors namin is, are you willing to sacrifice your football career to a coaching profession? Kasi that time yung age ko, coach, is 26. Bata-bata ka. Oo. So, sabi ko, yes, kaya I'm willing to sacrifice. So, kasi iba kasi, coach, yung coaching at saka while playing, maglaro while coaching, ang hirap kasi yung focus ng coach, yun yung pinakamahirap. Di ba? Yung commitment din. So, that time, napalaman ako sa, kasi coach, yung kagandahan din yung program na yun, is pag mabagsak ka sa selection course, may isang course na 3 days course na match analysis, matchcon sa AFC. So nung pumunta ka doon, nung sino yung mabagsak pupunta doon sa ibang course, kasi sabay yung program kasi ng AFC, coach, may coaching dito, may referee, may matchcom na courses, sabay yun. Okay. So nung 2010 May ata yun, eto coach, itong picture na to is
2009 nung sa Kuta Kanabalo kami eh, si license. So nung ano, may 2 years program na kami by May ata 'yun. March umalis na kami papuntang Malaysia, nag-aaral. So yung mga instructors din namin, yun yung para mga elite din sa AFC, sila din yung mga instructors doon namin. Tapos sa nung 2010, ito yung unang national team coaching ko. So by 2010 yung FOF, di ba? So yun yung pinakauna ko talaga na nag-coach ako nung sa international, yung FOF. So yun, yung afternoon nung 2010, every 3 months lalabas, may nangyari kasi yung AFC kasi coach, pag may ano sila na kailangan mo yung program na to 2 years, kailangan ka makasama ka palagi. Kasi pag hindi ka nakasama, parang ikakat ka nila sa program. So 2010 may nangyari sa atin, yung course namin is papuntang China. Doon kami doon yung course namin, kasi yung course namin pa iba-ibang bansa. So pumunta kami ng Coach Bing, yung mga courses mo, sabi mo pa iba-iba kayo ng bansa. So ibig sabihin ba niyan, yan yung curriculum o yan yung program ng AFC during that time? Yun yung program. Yeah, yun yung program ng AFC na during that time. So nung 2010, nung naalala nyo, hindi ako nakasama dun. Kasi naalala mo yung ano, yung nang hosted sa Kirino ba yun, yung sa bus? Ah. Oo, that time yun, yung October yun eh. Yung police ata yun. Yes. Oh, naalala ko. So, yung ano, hindi ako nabigyan ng visa kasi that time kasi galit yung mga Hong Kong tsaka yung Chinese, di ba? Yes. Oh, kasi mga Chinese doon sa bus. So hindi ako na inaayos ng Federation ng China, nabigyan ako pero late na. So sumulat ako sa AFC na ito yung nangyari ng yun. So kinaconsider nila. So after that, November, pumunta kami ng Malaysia 1 week course. Tapos nagkita kami nila Coach Aris, Coach Maro, Coach Jan at saka si Andrew. Kasi merong World Cup, AFC FIFA World Cup Football Conference. So lahat ng mga coaches na mga top coaches andun kasama namin sa mga courses. So may mga debate na dati, yung alam mo yung ano, yung goal line technology. So mahirap kasi kung ano, parang debate sila, parang exchange ideas kung ano yung makapag ano sa football natin. So that time nung 2011, yung second na national coach ko sa tinawag namin Little Ascal, kasi that time kasi 2010 yun boom yung Ascal, di ba? Yung Hanoi 2010 ba yun? So nakisabay na rin kami sa trend ng football. So tinawag namin yung group na yun is Little Ascal 2011. So yung mga player doon nandun mismo sa mga ano, nasa UAAP. Nandun yung iba na Coach Maro, pero yung pinaka madami nandun nila kay Coach Anto, yung sa UP.
So, yun. So, nung 2011 din, October, alam mo, Coach, para sa akin na, kaya ako, gusto ko tumutulong sa football community natin. Kasi yung natutunan ko sa C-license ko at saka sa B-license. Kasi ako lang, ako yung pinakaswerte siguro na coach na kumukuha ng license sa labas. Dalawang course yun. Pero ako naman, hindi naman ako ganun na mayabang. I mean, yung typical na yung style ng coaching ko is always humble lang coach, kahit walang yabang kasi ayaw ko yung mayabang eh. 'Di ba? So yun. Ito ba yung nung hindi mo naman pinapatamaan si Coach Mike ano? Coach Bing, ito ba yung mga players niya? Oh, ito sila. Yung active ngayon madami pa eh. Sila Marco, sila Dean Ibarra sa may picture yan ah. Dek, oh. Kasambre yan. Kasambre. Ay, Kasambre pala. Oo. Yan. Tapos sa eto coach, itong group na to is meron sana kaming ginawa na program na 10 years program. I-share ko sa inyo mamaya. Pwede na so, ngayon na. Pwede na ngayon coach. Pwede mo na i-share. Mamaya na kasi wala pa 2011 pa lang tayo, di ba? Ah, sige, yun. Sige. So, ito yung una 2011. Tapos sa pangalawang year nila 2012 kasi under 13 sila dito. Tapos nung under 14 pumunta yung team namin, yung Little Ascal, pumunta ng Italy. Nag-training camp. So, balikan natin, nung 2011, kumuha ako ng B-license sa Malaysia din. So, nung nag-graduate kami sa B-license, meron yung last course namin na parang prize. Tinatawag nila na club attachment dun sa Germany. So, 2012, summer, nag-training kami dun sa Little Ascal. Nag-decide yung mga parents tapos with the help ni Rachel Jenko na pumunta ng Italy kasi mayroon silang kilala doon na mga football school. Nakapagpunta yung mga bata. Pero ang nangyari doon coach, pumunta sila Italy April. Pumunta din ako April ng Germany kasi meron kaming course. Yun yung club attachment namin. Pero yung ginawa ko, una ako umalis, late lang ako one day nila sa Italy. Late ako one day. Kasi nandun sila Coach Noel, Coach A, Coach Iling, kasama dun sa team sa Italy. So, noon course kami doon sa Germany, yung una namin course, grabe yung ano coach. Ito pala coach, i-share ko to sa inyo. Grabe yung experience ko papuntang Germany. Yun. Alam niyo bakit? Alam mo yung bakit? Meron kang nakilalang ano, special. Hindi. Hindi Mike, kasi, grabe kasi pag tuwing umaalis ako palagi kung kahit saan yung bansa solo minsan ako lang mag-isa. So ang dami ko rin natutunan paano mag-travel na mag-isa, di ba? Tapos yung mga papel pa kasi yung minsan iba galing PSC kailangan mo yung travel tax, yun, di ba? So, para libre ka, wala kang babayaran. Di ba? So, tapos yung mga letter, kailangan dun sa, yun sa immigration. So, ganun. So, pumunta ako ng Germany, Manila, Bangkok, France. Tapos, France to Cologne.
So yung nangyayari, dumating ako sa Paris Terminal 3 mga alas 7:30 ng umaga. So yung next flight ko, yung connecting ko from Paris to Cologne, mga 11:30 pa. Eh, yung problema kasi sa France, 'di ba? Grabe yung discrimination nila sa English. Yes, yes. So ayaw nila magsalita ng English. So nung kasagsagan doon sa train, sipin mo from Terminal 1, siguro yung travel siguro papuntang from Terminal 3 to Terminal 1, yung ang laki. Grabe. Yung train siguro maabot na mga 30 minutes o 20 minutes ba ganun. So, yun. Buti na lang may nakilala ako isang yun. Galing siya sa San Francisco. Paris siya, pero marunong mag-English. So, tinutulungan niya ako kung saan ako pupunta. Kasi ang hirap talaga nung mag-travel ka na mag-isa. So nung natulungan na niya ako, pumunta na ako ng isang bus. So yun, nakapunta ako doon sa Terminal 1. Mga siguro maabot ako, Mike, mga 9:30 na. kasi panay ano ka muna. Parang scout. Observant ka palagi kasi panay scouting ka muna. Panay baka mawala. Baka mawala ka, di ba? Coach, naglagay ka ba nung ano, yung parang pag nasa bundok ka o nasa gubat ka, yung nagiiwan ka ng trail? Wala. Pero ano talaga, kasi yung Mike, sa Paris din, yung mga ano lang, konti lang yung English na alam nila yung magsalita. De, totoo yan, Coach. Coach Bingbing, totoo yan. Kasi yung ate ko nasa France. Sabi niya sa akin, kung pupunta ka dito, kailangan marunong ka mag-French. Hindi pwedeng makapagtrabaho dito pag hindi ka marunong mag-French. So yun ang directly na sinabi niya. So tama ka dun, Coach. So, nung nasa aeroplano na kami siguro, Mike, from Paris to Cologne, mga 1 hour and 15 minutes lang siguro. Yung eroplano namin sobrang liit. Siguro mga 30 lang siguro kami na 30 seater lang ata yun. Parang domestic lang ata nila sa kanila yun eh. Alam mo ba nung simula paglipad hanggang dumating? Grabe yung lahat ng santo tinawag ko. Oo, feeling ko, sabi ko, pag mamatay ako, wala na, patay talaga lahat. Bakit, Coach? Yung mataas yung ano niya, yung ang tawag doon part. Hindi, mataas, pero grabe yung ano niya, grabe yung turbulence. Yung turbulence. Oo. Simula paglipad namin hanggang dumating kami. So, lahat, tinatawag ko na talaga. Sabi ko, sure naman ako dito. Nahawakan mo ba yung katabi mo sa sobrang kaba mo? Nahawakan mo ba yung katabi mo? Hindi, wala. Mabay tayo pag umalis tayo dun. Yun. Bago mo ituloy, kasi pagpunta sa Germany, syempre, i-share mo yung sistema. So, ipasok muna natin kasi masyadong seryoso yung meron tayong dynamic football, Coach Bing. Oh, dynamic football, yung philosophy natin sa Pilipinas. Tapos, pagkatapos nun, ipasok muna yung sa Germany experience. Tapos, yung gusto mong i-share, para lang may patalastas tayo. Coach Mike, pag nagpakita si Coach Mike, nang picture, sabihin mo lang kung anong football story ang pwede mong pwedeng direct, possession, or overlap.
Bahala ka kung anong gusto mong i-describe. Kung okay. Kung ano yung nakita mo, Coach Bingbing, pwede mo namang i-share kung meron kang magandang experience or meron kang naalalang magandang scenario, ganyan. Kung meron kang bad experience, pwede mo rin i-share. No, bahala ka dyan. Kung you go direct or medyo mag-hold back ka, medyo mag-zone ka lang, ganyan. Yun. Yung idol yun. Mo. Yun. Grabe, idol ng kailangan natin yan. Possession dyan. Possession. Oh. Oo, kailangan natin possession yun. Oh, possession yan. Kasi ano wala ka bang ikukwento sa kanya? Hindi mo kailangan madaliin. Kailangan, ano yan, possession yan. Yun. Ano pang gusto mong sabihin, partner? Kachat ko ngayon si, ano eh. Si Marjen naman yung sinasabi hindi, niya na si, dapat ano. Hindi, Coach Mike. Alam niyo kung ano, si Coach Nonoy malaking bagay talaga yan sa coaching career ko rin tsaka sa playing career ko ha. Kasi nung naglalaro po kay Coach Nonoy, nakita ko yung sincerity niya magtrabaho bilang coach. So bilang player, kinukuha ko rin yung mga idea ni Coach Nonoy. Yun, ngayon pati mga ano, pati yung pag meron ako mga problema, meron ako mga itatanong kay Coach Nonoy ako diretso. Tapos si Coach Nonoy kasi ninong ko yan sa kasal. Yun. Kaya pala oo, tapos, ano, pinapayuhan ka. Hindi ka makaporma. Tapos nung hindi, okay lang. Nung una talagang, alam mo, Coach, nung una talaga na finals ko na championship game ng men's open, ini-invite ko talaga si Coach Nonoy pupunta dito sa Cebu. Pumupunta kasi naman. Kasi gusto ko. Oo, nagpunta si Coach Nonoy. Kasi gusto ko kasi that time, while nag-coaching ako, gusto ko meron akong tao na siya yung parang magbigay ng mga idea kung ano yung kailangan ng team for the next. Oo. So, ganun ako, yung style of coaching ko is ganun ako. Gusto ko tingnan niyo ako kung ano yung kailangan i adjust or kailangan idagdagan yung ano yung kulang. Ganun. Yun. Pero yung nangyari kasi coach that time hindi na tuloy yung laro. Kasi ang lakas ng ulan. Si-share ko yan mamaya. Yeah. Sige, ito. Next picture. Yan. Kailangan natin yan, ano, possession pa rin. Oo. Kasi, one time kasi kaya before ako umalis ng Manila nakapaglaro din ako ng sa team na to. Yung kasama namin sila Coach Majo. Yun, sila Coach Lim dati. Coach Lim yung ano, yung sa UA dati. Lloyd, so, Coach kami yung that time magkasama doon. Coach Lloyd. Coach Lloyd. Oh. Coach Lloyd pala, oo. Oh. So, yun, madami kami doon. Yung mga kasama namin, sila Freddy Gonzalez, sila Ali Borromeo, sila Christian Lozano. Kami nila Power. Ah, okay. Oo, so... Yung kaya, 'di ba? Hinawakan mo last season. Oo. Oh. Anong experience kung ikukuwento mo ng kaunti lang, anong sa tingin mong pinaka-highlight, pinaka-favorite mo na experience with Kaya?
Yung kaya kasi coach nung ano, nung AFC Cup, hindi ko talaga siya, wala sa akin, hindi ako nag-apply, hindi ako nag-ano. Tinatawagan lang ako ni Paul that time. Tapos na nung ano, nagpaalam din ako sa boss ko, sa Leylam, tapos nagpaalam din ako sa atin yun na mag-leave of absence lang muna. So yun. Yung chance na experience na ano, kaya nga kumukuha tayo ng lisensya kasi kailangan tayo, gusto natin marating yung kung saan tayo gusto natin, di ba? So, yun. Share ko lang mamaya na. Ang dami mo ng utang, ah. Puro mamaya yung ano. Mamaya. Share ko lahat, coach. Share ko lahat yun. Mamaya. Okay. Oh, next na picture. Ay, umiinom si Coach Bing. Oh, umiinom, tumatagay. para mamaya. Coach, yung Leylam, yun yung nagbigay ng break ng coaching career ko. Kasi, ikikwento ko na yung kanina. Sabi ko yung sa national team. Yung sa Little Ascal, meron kaming 10 years program na gagawin sana. From 2012 to 2022. Yun yung pinaka-target namin na sila sana, itong group na sana, na i-mold namin papuntang Olympic qualifier 2022. Tsaka World Cup, kung matutuloy. So, nung nangyari, coach, nung galing ako sa Germany, yung tawag namin club attachment, ang dami kong natutunan. Madami talaga. Pumunta kami ng Borussia Dortmund na club. Sipin mo, nakita mo yung one of the best coach right now na si Jurgen Klopp. Tapos, yung 2014 na nag-goal sa Germany si Mario Götze. Nakapag-picture kami dun. Sila Shinji Kagawa. Yung Lewandowski ngayon. Nandun sa yung that time na pumunta kami dun sa ano. Pumunta kami ng Germany. So, yung malaking bagay. So, nakukuha ko yung paano i-handle yung club. I-manage. Tapos, nung pumunta din kami ng FC Cologne. Yung FC Cologne kasi, coach, para sa Germany, sila yung nagsusupply na mga youth and grassroots players for the professional league. So, sila yung parang taga-tanim lang. Tapos, pumunta kami ng Bayern Leverkusen, nanood kami ng game. So, yun. Nung pagbalik ko galing sa Germany, yung September na yun, yung kaibigan ko na si Coach Werlo, pinakilala ako ng dalawang boss na to sa Leylam, si Sir Jem at saka si Sir Ur. Coach. So, Coach Bing. Itong, yes. Coach Bing, may ipapakita akong picture sa'yo. Yes. Itong picture, eh ano mo nga, anong naalala mo sa kanya? Yan. Nung pumunta kami ng Italy, yan. Itong player na to is one of the famous players sa Italy dati. He is the Golden Boot 1990 World Cup. This is Toto Scolacci. He has a football school in Italy, in Palermo. Pumunta kami doon sa football school niya. So, sipin mo, through football, nakapag nakikita ko, nami-meet ko yung mga players. Even Frank Rijkaard, sikat yun. Pumunta sa mga nakikita ko, di ba? So, ang daming influence. Tapos, sa nung 2012,
yung Leylam nag-offer sa akin. So since nawala yung program ng yung sa national team na mga bata, kasi that time kasi coach after noon 2012, that time after hinahawakan na ni Coach Anto yung U15 na FAM. Coach Bing, parang yung mali. Oh. Coach Bing, hindi ko kasi makita yung fans mo doon sa Italy. Kaya yun na lang daw yung pinakita ko. Ah, andun! Alam mo, Mike, birthday ko yun. Andun. Oh. So, yun. Yung ginawa ko ng, na, sa Leylam is until now, hindi pa natapos namin yung 10-year program. So, sinasabi ko kasi sa owner, nag-start kami nung nasa Leylam na ako 2012. Coach Bing, ganito na lang. Ito yung tanong. Bakit hindi natuloy yung program? Pupunta ka na doon. Kasi ang ganda niyan, may okay. Vision, may team na sa simula, hanggang 2022 pa pala. Sabihin mo nga, pera ba? Or politics? Or ikaw na head coach, ayaw mo na? Or sabihin mo nga, anong nangyari? Hindi. Yung nangyari kasi doon, so, nung last tournament namin na pumunta kami ng Japan, nag-third kami. Tapos si Coach Anto pumunta doon. Kasi yung plano talaga, from you, after sa akin, pupunta na kay Coach Anto. Yes, yung ano. So, oo, yung kaya nga si Coach Anto pag ano, nandoon na siya palagi para may idea na siya kung anong paano naglaro yung type ng player. Oh. Oo. Oo. So nung nangyari kasi yung 15 nung nag conference ata sila. Sa akin naman walang problema as long as continue yung mga bata, di ba? Kahit hindi na ako nagco-coach. Para yung ano lang is concern lang is sila pa rin magkasama, continuity. So yun, oo, continuity. Yung nangyari kasi parang merong natamaan ng politics. So yun, after that hindi na ako nakialam. So good thing kasi is half of the player pumunta ng UP. And then parang 5 ata pumunta ng Binild. 5-4 pumunta ng Binild. So para sa akin maganda pa rin kasi buo pa rin sila eh. 'Di ba? So yun. So balik tayo sa Leylam. Nung Leylam 2012, nandun pa ako, meron din akong hinawakan na grassroots. Coach Mike, Coach Aris, yung Giuseppe Football Club. Ako yung humahawak dun sa grassroots. Yeah. Tapos, nung 2012 din, kasi hindi naman conflict, grassroots, tapos men's open yung sa Leylam. Yung una kasi sa Leylam, gusto niya tumatayo ng team. So sabi ko, kung magtayo ka ng team, kailangan natin i-hire yung mga players. Kasi merong kategory na intercompany. So, that time, yung unang sabak talaga namin, kumukuha ako ng mga siguro 6 na players. 10 lang kami, pumunta kami kagad ng Alaska Cup. So, quarterfinals lang, talo kami. Pero yun, nagsa-start na yung philosophy ko, coach, na yung philosophy tsaka yung system, yung style of play natin, kailangan natin i-develop sa mga players natin. So that time, kumukuha na akong players para magtrabaho, di ba? Oh. Kasi kung naalala nyo, coach, nakapagtrabaho ako kasi kinukuha rin ako sa isang company. So nung yung nangyari dito, binabalik ko sa mga players kung ano yung nangyari sa akin. Yung nangyari sa akin kasi, sabi ko ng players,
makapagtrabaho kayo at the same time makapaglaro kayo. So, yung ginawa ko rin, Coach Mike, Coach Harris, yung mga players, kasi ako, hire na ako as employee. Okay. So, yung mga players is employee, tapos yung every, after ng work nila, 4 o'clock to 6, may practice kami. So, yung una talaga namin, sinabi ko kay yung sa boss namin na kailangan natin na if we can give extra money allowance for food or for fare na lang. Kasi di ba, para ano din yung player. So yung una namin na yung allowance ng players every practice is 50 pesos. So wala pang per game. So nung 2012, sumaba kami sa intercompany na yung sa Abuitis Cup. So, third lang. So, okay lang. Ganun. Sabi ko, hindi pa kasi bagong players, bago yung system, bago yung lahat. So, nung 2013, tinanong ako sa boss ko na kaya ba natin maglaro ng men's open? Sabi ko, kaya natin. That time kasi 2013, nandun pa yung UFL na league, di ba? May Cebu na team na sasali sa UFL, yung Queen City na team. Yes, yes. Sila yung malakas dito sa Cebu dati. Tapos, mayroon ding mga foreigner players na Nigerian teams under Coach Glenn. So, yung nangyari doon, kumukuha ako ng import sa Bacolod, tatlong players lang. So every weekend, punta sila dito maglaro. So 2013, nag-runner up kami, talo kami nila Coach Glenn 4-1 sa finals against UC Nigerian. Coach Bing. So the following year, Coach Bing, feeling ko parang si Coach Glenn ang nemesis mo dyan, ah. Rival mo, ah. Hindi. Ah, hindi naman. Hindi. Hindi ganun. Ano lang, nagkataon lang siguro. Pero maganda yun. Maganda naman yung rival kasi doon naman tayo napupush, di ba? Siyempre, yun yung way natin. Pag may magandang coaches, siyempre, di ba sabi mo nga, yan, ituloy mo yung kwento mo. Siyempre, for sure, mananalo ka na dyan. So nung 2014, bumalik kami Alaska Cup. Yun yung picture na pinakita mo kayo na nag-champion kami against Air Force. Tinalo namin Air Force. So after that, tuloy-tuloy na yung parang na-adapt na yung sistema sa team. Na-adapt na rin yung paano yung style of play. So nung 2015, merong F5WC, yung five aside na amateur. So, pumunta kami ng Manila, kami yung nag-champion. Merong elimination sa Cebu, merong national sa Manila, tapos yung prize dun, kung sino mag-champion, pupunta ng Dubai. Kaya kanina, na-shout out to, na kanina yung taga Dubai na mga kasama namin kasi sila yung tumutulong sa amin nung pupunta kami ng Dubai. So, yung sa Dubai, Mike, saka ako sa Aris, yung kagandahan doon, amateur. Yun yung first international games ng Leylam. So, hindi kami umabot ng quarterfinals, talo kami, first game, talo kami Estonia 4-1 ata. Tapos, the next game against Germany, 11-0. Tapos, yung last game namin against Uruguay, panalo kami 5-3. Alam mo bakit, anong reason bakit nanalo kami? Bakit, God? Ano nangyari dyan? Yung first match namin,
first day ng match namin, yung mga players walang kain rice. Hindi nakakain ng rice. So, sabi ko, magandang exposure din to sa mga players. Kasi coach, kung isipin mo, iba yung experience tsaka iba yung exposure. So, nung pagbalik namin, coach, so, meron ng intercompany, di ba? Nakuha namin yung intercompany na kategory. Kami yung nag-champion sa Leylam. So, 2015. Coach Bing. Bago mo ituloy yung kwento mo sa Leylam, no? Kasi na-curious ako eh, no? Siguro grabe yung advertisement mo ngayon sa Football Life sa Leylam, ha? Baka mapabili na kami ng shawarma niya dito. Shawarma pala problema. Yun. Pwede natin shawarma. Shawarma pala yun. Partner. Oo. Favorite natin yun. Baka mamaya sabihin natin, Coach Bing, ha, dito sa Football Life, ha, yung mga ganyan. Baka pwede nating co-sponsor yan. Walang problema. Kausapin natin. Pero Coach Bing, kausapin natin. Pero Coach Bing, maganda kasi no, na ikukwento mo yung part na yan sa Leylam. Kasi ano yung maganda siguro narinig dito ng mga tao sa Football Life, hindi lang makalam ng mga taga Cebu, but yung buong Pilipinas kung sino nanonood dito, ano yung nagawa mo at para magtiwala sa iyo may-ari ng Leylam? Di ba? Kasi kanina sabi mo, 50 pesos binigyan ng ganitong budget eh, binigyan ng ganitong allowance, di ba? Of course, hindi naman magbibigay yan, gumagastos na yan eh, ginawang empleyado, binigyan ka ng, ng funding, tapos ito, biglang ngayon, tinala ka na sa ibang bansa or merong suporta. Bakit, Coach Bing? Yung number one drive kasi ng mga owners is gusto nila ma-expose yung players nila sa labas. Tapos, yung main concern din nila sa players at saka sa mga employee, gusto nila, pag umangat yung business nila, umangat din yung mga tao nila. Tapos, yung pinaka-ano nila is kailangan nila balikan yung mga yung para mga tao na bumibili sa mga products nila. So yun yung pinaka ano nila asset nila sa team. Kasi dati nung wala pang football yung Leylam, hindi yung Leylam dito sa Cebu, hindi pa gaano kasikat. So ngayon parang ang laki ng tulong ng football na naging ganito na rin yung Leylam ngayon, no? Kasi siguro din kasi every tournament dito sa Cebu may booth na yung Leylam na pagkain. Coach, so, ang mga owners ba niyan mga Indian? Hindi, Turkish, coach, yung dalawa Turkish. Ah, yung kapatid yun. Okay. Kasi ba pag shawarma mga ganyan usually either. No. So yung coach, pag uwi namin dito, nakuha namin yung intercompany kasi sabi ko sa mga players, ibang level na tayo, umangat na tayo ng international, kailangan natin kung ano yung natutunan natin, dalhin natin sa domestic league. Diba? So, noon, 2015, pinapunta ko si Coach Nonoy, finals namin. Diba? Coach Aris, share ko na. Share mo na. Oo. So pumunta si Coach Nonoy. Kaso umulan, hindi natuloy yung game. Yung kalaban namin is sila Chippy. Yun yung first championship ko na nag-coach na ako kasi nung 2013 kasi bawal kasi dito sa Cebu yung playing coach. Bawal Jaworski dito. hindi pwede. So yung pinapahawak ko that time, si Coach Iling yung pinapahawak ko. Pero kami rin dalawa mag-ano sa team. Kasi naglalaro din ako that time. Eh. So, nung ano, kalaban namin sila Chippy. Sila yung nasa Stallion ata dati. Yung sa Green Archers na mga players dati. Yung depensa. Basta madami sila from Manila. So,
Sa 2010 may coach, nakapagpanalo kami noon. Yun yung first championship na napanalo ng Leylam. Way back 2015. Tapos nung the following year, 2016, nag-champion ulit kami. So, yun. Kung ano yung natutunan ko doon sa Germany, ginagawa ko palagi. Yung style, yung system of play. Tapos kailangan mo lang siguro dagdagan ng kailangan ka mag gumawa ka ng parang innovation mo na gawin mo, di ba? So yun, after ng nung 2015-2016 na nag-champion kami, 2016, bumalik ako CIS coach. Yung international school. Eh, yung mga babae ba yun? Yung mga babae ka dito? Hindi. May lalaki, may babae din sila. Brent yun. Brent yung... Oo. So, nag-international, yung sa Isaac na game lang ako sa international, naglaro kami dun sa BSM. Sila yung host. So, kung paano ko ginigames yung mga bata, yung taga-Leylam, yung ginawa ko, coach, yung friendly game ng mga bata ko against men's open team. So, kailangan ko lang sila masanay. So, again, coach, naswertehan din, nakuha namin dun sa Manila. So, 2 years ako sa CIS ulit bumalik. After that year, natalo kami against, binawian kami ng BSM. So, magkikita kami nila Coach Paison kasi sila yung Brent Manila, di ba? Oh. So, yun. Tapos, that year, natalo din yung Leylam. Nag-third kami kasi nung semifinals, talo kami. So, talo kami ng shootout against sa San Carlos, University of San Carlos, Cebu. So, learning kasi madaming factor that time ko si. Isa na rin siguro yung sa akin ha. Sobrang confident mo na kaya ng team mo lahat magpanalo na sila. Coach Bing. So, Coach Bing, despite do sa mga achievement ng Leylam, no? Tapos parang nakuha mo naman yung puso ng mga Turkish, ng sponsor mo, ng Leylam itself. Kami naman. Tapos parang, kami naman. Ang look mo is nakapagpagawa na tayo ng football field. Di ba? Tama ba? Kailan in effect na magamit yun? Before ako umalis papuntang Manila, before ako pumasok ng Kayas, nagsa-start na yung team, nag-training doon. So tapos na? Gawa na siya? Tapos na yung field, pero yung interior na lang. Actually coach, medyo kompleto na lahat, pero hindi lang ini-install lahat yung mga ilaw, yung mga upuan. Kasi sayang, hindi pa naman makagamit. Before... mga 5 o'clock nag-usap kami ni Sir kanina about sa anong plano. Siguro sabi niya February daw. Coach Bing, yan yung gusto makinig ng ng football life, no? At pati yung mga tao dito sa Pilipinas kasi lagi namin naririnig yung Leylam na papasok daw sa PFL. Ano ba yung totoo? Ano ba totoo diyan, Coach Bing? Baka pwede mo na magbigyan kami ng glimpse ng mga plano mo at saka ng may-ari. Yeah. Actually, yung Leylam talaga, 2018 pa ata yung rumors na papasok kami sa PFL. Pero, hindi talaga totoo yun. Parang merong mga tao na siguro na magsusulat ng mga fake news, di ba? Kasi, pero nung second year ng PFL,
2000 nung tapos tayo kumuha ng A license, di ba? 18. Ah, yeah. 18 ba 'yun? Yung bagong humahawak ng league 2017 'yun. Kung A. Yeah, ano, hindi 18 ata 'yun, Mike. Ah, okay. Yung ano, yung sino yung humahawak ng league? Alin yun? Diba, taga-Malaysia. I-change niya. Yung taga-Malaysia. Thailand ba yun? Oh, yun ba, hindi ko maalala yung name eh. Baka yung taga-Malaysia. Oh. Ayan. Oh, tapos, oh. Ano nangyari? Sir, doon. Parang gusto na rin. Kasi may mga ano eh. May mga pinapromise sila siguro. So, sabi ko, sige. Pumapayag naman sila eh. Kasi yung sa kanila lang naman is more an advertisement na lang naman eh. Mm-hmm. Di ba? So, parang malapit na konti na makukuha sila na ano, na sasali. Pero di ba, naudlot na pinalitan last moment. Instead of, ano ba? PPL yan. Yung sinasabi mo. Oh, yun. Yun. Oh, PPL. Oh, yun. Oh, yun. Kasi na ano eh, parang nag-confirm na ano sila na ano. Okay. So, Coach Bing. Oh. Parang inaantok yes. Ka. Laro tayo ha. Laro na naman tayo. Tapos dito na tayo. Medyo yung mga kaibigan mo from Coach Aris. US tsaka Dubai bumabate. Partner, naiihi ata. Naiihi ka ba, Coach Bing? Hindi. Pwede pa shout out muna. Ah, sige, shout out ka. Oh, shout out muna tayo. So, ako. Ah, ikaw muna, sige. Ako. Sige, ikaw muna, Coach Aris. Ikaw na. Shout out! Norman Vigidero, bumalik. Alam ko, malisto eh. Kasi watching ulit eh. Kim Relucio. Hello, ate. Sabi niya kay ano. Gwapo ba? Smile food. Sabi niya, Manoy, bumalik din to. Medyo pinaantok mo eh. Ma'am Jima Marie, watching from North Carolina, USA. Yun, no? Kapatid ko yun. Hi. Hello. Kim Relucio, go Leylam from Dubai. Ano yan, coach? Yun yung barkada namin. Simula yun. College hanggang ngayon. Panay. Yun din yung nagtumutulong din sa amin yung pumunta kami yung Dubai. Siya yung ginawa namin. Oh, Maraming active dyan sa Dubai, ha? Sila atang maraming viewers dito sa Football Life. Oo nga. Oh, kasi so, tuloy-tuloy yung ano, coach. Tuloy-tuloy yung football nila ngayon, eh. Yes. Yun. Oo nga. Oo. May mga Pinoy na rin na mga coach dun na naghawak ng mga clubs. Coach Big, may kapibate nga si Coach Aris dyan, eh. Si John Punzalan. Very active yan dito. Nagjo-join sila sa academies doon, ha? Keep up the good work. Si Archie Reyes. Ang dami niyang sinabi dito, ikaw na magbasa, Bing. Shout out daw, kamusta Coach Bing? Sabi ni Dodgy. Coach Dodgy Luxin. Ah, Dodgy. Yo, no? Classmate. Oo, ano, partner natin 'yan. Oh, sabi ni Rudavalio Estelore, Coach Bing is one of a kind. Very humble, down to earth, passionate, dedicated to his profession. Yun. Mm-hmm. Oh. Ikaw naman, Coach Bing. Oh, Coach Bing, ikaw na. Shout out sa number one family ko, yung wife ko, yung mga anak ko, tapos yung mother-in-law ko sa Bacolod, yung mga sister-in-law ko sa Bacolod. Ingat kayo dyan. Yung lahat ng mga kaibigan natin, mga former coaches ko, yung mga co-coaches ko rin na ano, Coach Lando sa Kaya, partner ko yan. Tapos sa Sir James, lahat ng mga parents natin na iyo, thank you so much sa support. Yan. Dito so, sa Coach Mike. Ayan. Sa Coach meron. Sige, meron. Mike. Si Patrick De La Torre, yung guest natin nakaraan, si Coach Pat, nanonood sa atin.
Tapos Ryan Clores, nanonood din sa iyo, Coach Bingbing. Oh, Kent Colina, shout out Daniel James. Si Kent Colina, tapos si oh, yun, parin, si Jack, si Sir Jack Wapo. Kim Relucio, maganda na guwapo na USJR. Yeah. Oh, yung mga bagong yung mga bagong pasok diyan, ano, may binigay kaming clue kanina sa coaching eye. So, kung mahulaan niyo ano, yung dalawa, may mga sumagot pero alanganin pa yung mga sagot nila. Merong discount ang Decathlon Alabang. So, isang player sa Argentina, isang player sa Brazil na kwentong kahawig. Ito, maglalaro tayo tapos dun na sa mainit-init na kwentuhan, hinayaan ka lang namin, Coach Bing, na mag-share, ano, magtalambuhay para makilala ka talaga. Pero itong part 2 natin, mainit na yung topic kasi medyo gusto naming hukayin kung meron ka bang gustong itulak na programa, meron kang hugot na kulang, di ba? Pero quick play muna tayo. Laro tayo, Coach Mike. Pag yes, sinabi natin, bilisan mo. Alam mo naman tong laro na to, Coach Bing, di ba? Oo. Oh, pili ka lang. So, Messi, Ronaldo. Messi. 17-14. Lamang. Barca o Real? Barcelona. Yun. Manchester United or Man City? Man United. Striker o winger? Winger. Wow, winger. Midfield or winger? Midfield. Attacking midfield or defensive mid? Kahit saan, basta nasa gitna. Ah, ito. Leylam FC o Kaya FC? Mahirap yun ah. Yellow card! Baka hindi siyempre na ano, no? Yellow card! Siyempre, Leylam FC. Leylam. Baka hindi na i-read nyo to. Baka hindi mo. Wala, gusto pala niya doon mag-stay. O, pwede kang mag-explain. No? Pwede ka mag-explain. Bakit? Hindi. Unang-una kasi yung Leylam yun, sa yun nga nasabi ko yun na yung nag-bay ng breaks ng coaching career ko rin. Tapos sa yung plano rin namin, medyo nasusunod din eh. Sipin mo yung team namin, pumunta kami ng dalawang beses. Yun, mamaya mo na lang kasi magandang hugot yun. Ha, yung plano namin nasusunod. Mike, lista okay mo yung mga tanong mamaya. Oo. Ito. Cebu o Lasal? Cebu o Lasal? Oo. Saan ang Lasal yan? Anong Lasal yan? Sa ano? UAAP. Cebu. Ateneo o Lasal? Yeah, red card ka na! Red card ka. Ay, tagal mo na magot, ha? Ngayon, Guts. Ngayon, Ateneo na. Naramdaman mo, Coach Bing, naramdaman mo ba ano akala mo pag nanonood ka lang, parang dali-dali naman ang game na yan? Pero pag ikaw pala yung nandyan, parang hindi ka na makasagot. Hindi, dati kasi, ano, di ba ngayon, nasa trabaho na tayo ng Ateneo, kailangan Ateneo tayo. Tama ka naman doon, tama ka naman. Adidas o Nike? Adidas. Yun, no? Cebu o Boracay?
Cebu ako, coach. Ang daming beach sa Cebu. Yeah. Baguio o Paracay? Baguio, maganda. Kasi coach, dalawang beses na ako nakapunta ng Baguio. Last 2017, nakapunta kami. Kami yung namulot dun sa strawberry. Minsan, tinetext ko to sa Coach Aris. Ayaw magpakita eh. Coach Bing. Ibang number. Coach Bing, meron ka ba bang ibang napulot sa Baguio? Wala na. Wala. Yun lang. Yung strawberry jam lang at saka ano? Yung strawberry na fresh. Yun lang. Mahilig ka talaga sa fresh, Coach Bing. Mahilig ka sa... Hindi, kasi sa... Hindi, Coach Mike. Sa Baguio, alam mo, mga 8 o'clock, wala nang tao. Yun. Siya, diba? ganito kami kabait. Oo. Bakit parang si Coach Aris? Ba't parang si Coach Aris hindi? Dahil lang sa football. Dahil lang sa football, kaya umuwi na ng maaga to. Ano ka ba? Oo, nag-aaga siguro kasi mag-host. Eh. Mag-host eh. malamig kasi dito. Baliktad sa baba. Diba? Lalabas sila kasi malamig na pag madilim. Oo. So, baliktad. Coach Bing. Totoo sa Baguio, ang sobrang lamig sa Baguio. 'Yon. Football o family? Siyempre, family. Pero yung family kasi, ito yung football din kasi yung nagsusuporta natin sa family. So kailangan dalawa siguro. 'Yon. Ayun ano? Medyo ano na Coach Bing. Diretsahan na yung mga sagot mo dapat. Talagang ano, for improvement sa football program natin ano? Alam ko may mga kwento ka na iniiwasan kasi yung nature or yung pagkakakilala namin sa iyo, 'di ba? You're very humble. You're kumbaga ayaw mong makasakit sa iba, ayaw mong ano, yuko ka na lang or magtrabaho na lang. Hard worker ka kasi. Very passionate ka sa football. Ayaw mo ng gulo. Kumbaga, iwas na lang. Pero ito, we'll do this for future para hindi pa ulit-ulit yung problema, di ba? Oo. Alam mo naman, dito sa football life, kayang gustong-gusto ng iba, yung may pinag-uusapan na issue. Diba? Which is for the good. Actually, sinasacrifice na nga namin ni Coach Mike na kahit magtampo yung mga iba, pero at least natutumbok yung issue. Diba? Lahat naman tayo, ayaw nating manakit, ayaw nating, ano, pero we'll do this para hindi siya, ano. May mga, dun partner. Sa kwento mo, namumulot kami. Partner. May pinupulot kami na, ano, yung pwedeng pag-usapan. Yes, sige, yung, Mike. Yung mga binabanggit nito ni Coach Bingbing, alam ko naman yung ito nasusunod. So, alam natin na may mga moments na meron siyang isi-share ngayon, no? Kung bakit hindi nangyari yung mga yon. Di ba? Okay. Sige, partner, ituloy mo na yung ano, tanong mo sa kanya. Ikaw na nagsimula doon, maganda sa Leylam, nasusunod. So, bakit sa ibang clubs hindi nasusunod? Or doon sa national team program ba, may hugot ka na hindi masyadong nasusunod yung diskarte mo kung ikaw mismo, di ba? Kasi pinadala ka na nga doon sa labas. Natuto ka doon. Pagbalik mo, you have to have this freedom. Freedom to manage. Freedom to decide. Ganun ba yon? So, siguro ang ano mo dito, kung ikaw yung masusunod, di ba? Like sa Leylam, ang ganda kasi ikaw eh. Kaya ako rin, gustong-gusto ko sa sarili kong club. Kasi yung diskarte mo, masusunod. So, ikaw naman, Coach Bing. Bakit mo, although sinabi mo na, maganda sa Leylam, nasusunod. Ano ba yung mga gusto mo? Partner, iba talaga yung... Style of play, sa ano? Iba talaga yung diin mo ngayon, ha? Iba yung diin mo. Hindi. Hindi, kasi Coach Aris, yung Leylam kasi, meron kasing short-term plan, mid-term plan, at saka long-term plan. Yun. So, kailangan siyan sa isang club o kaya isang team
na kung gusto mo maging successful in the near future, di ba? So, yes. Kaya nangyari yun sa Leylam kasi dinadahan namin. Tapos, yung mga players kasi na kinukuha ko, pinapasok ko rin sa company para magtrabaho. So, yung nangyari kasi doon, obligado yung mga players magpractice kasi binibigyan namin ng mga allowances, binibigyan namin ng mga per game. So, yun, kaya madisiplina yung players. Yung number one kasi yung gusto sa team is kailangan yung players is you have to respect each other. Either foreign or local kayo, kailangan respeto, di ba? And tapos yung commitment, kailangan mo yung commitment sa team. So, yun yung pinaka, I mean, natutunan ko rin sa mga boss ko na kailangan mo you have to give your best, you have to give your dedication sa trabaho na to. So Coach Bing, sa youth program ba ng national team nung ikaw yung nagma-manage, nasunod ka ba na sunod ba yung plano mo, yung mga gusto mong mangyari sa players, sa program, sa preparation, sa coaching staff na gusto mo, sino yung mga player, sino yung players na gusto mo at sino yung mga coaching staff na gusto mong dalhin? Yeah, nung sa national team, nasusunod talaga namin. Tapos kasi yung assistant coach ko dati si Coach A, tapos yung goalkeeper ko si Coach Noel Marcaida. Grabe din yung bonding namin sa si Coach Iling. Grabe yung bonding namin para lang kami magkakapatid, magbabarkada. Tapos si Coach Noel kasi mas siya yung mas taas sa amin that time eh, di ba? Kasi nandun din siya sa national team sa babae, goalkeeper. Pero binibigyan din niya ng mga advice. Mga so, natuto rin ako. Magandang break kasi international competition coach is different from domestic or local league sa atin. Ang dami mong matutunan kung makapag-coach ka ng international matches. Kasi ibang level yung game tsaka yung paano mo i-handle yung team, paano ka mag-adjust. Ibang klase. Na mention mo yung kasi tayo coaches ano, although nag-aaral tayo, nagsasama, na mention mo kasi yung maganda yung bonding nyo ano na coaching staff to the point na para kayong magkakapatid. Hindi ba naapektuhan, no? Wala bang issue or wala bang nangyari na sa sobrang dikit nyo, you're no longer professional? Na parang, di ba? Iba kasi yung professionalism, merong respeto sa isa't isa, ikaw nagsabi. Meron din dahil parang kapatid mo na siya, oh, ganito na. Okay lang, hindi naman magagalit sa akin to, parang gano'n. Okay lang, hindi na, parang kapatid. Kumbaga, malalim na yung ano namin, samahan. Meron ka bang ano, parang na-experience na, ay, mali pala yung sobrang dikit kami, di ba? Hindi naman coach kasi yung sa amin kasi iba kasi pag nasa loob kami ng field. Iba yung respeto namin pag nasa field na kami. Pero pag nasa labas like out of the field, yun. Normal lang ganun. May mga scenario ba Coach Bing na habang nagma-manage ka ng squad, you get along with everybody? No, wala kang naging problema when it comes to the management itself saka yung coaching aspect mo. When it comes to the decision making sa players pati sa mga gusto mong gawin sa team. Wala naman. Yun lang yung parang yung sa akin na yun yung best experience ko na naging coach sa national team tapos sa yung ang sarap kasi iko-coach ng mga bata. Alam mo coach, ang
ang ganda pag mag-coach ka ng grassroots to youth until the men's open. Iba yung mararanasan mo bilang coach pagdating mo sa taas. Alam mo yung team na yun is kung maglaro lang sila yung ibang team na that time, kahit hindi mo na i-coach, magaling yung mga bata. Grabe yung skillful, yung skills. Coach Bing, kasi siguro consistency-wise when it comes to the information na binibigay mo, nabanggit mo na talagang yung team na ito is solid, skillful, at malakas. Diba? Mm. So, siguro may recommendation ka rin sa PFF na when it comes to this team, ano kaya yung nangyari? Kasi bakit parang nagkahiwa-hiwalay or nabutas ba to yung team na hindi sila nagtuloy-tuloy or hindi sila nagsama-sama towards going up? Kasi iba lang. May mga natira, may mga nawala. Sayang ha, kasi yung program na supposed to be na long-term plan is naudlot. Kasi ano lang, hinawakan namin siguro, including ni, hinawakan ko 2 taon, tapos hinawakan siguro ni Coach Anto, 1 year lang ata. Diba? So, sayang, itong team na to, ang daming potential. Kung makikita mo, nasa UAP sila lahat, NCAA yung iba. Nila yung mga Burlongan, mga Miyagi, di ba? Yung Lapas, yung mga Limbo, sila yun. Balikan ko, tapos, Coach Bing, Coach Bing, kasi yung na-guest namin dyan, tapos yung mga ibang coaches na kausap rin namin regarding dyan. And I remember na mention ka pala, yung youth program, parang nagpalit ba kayo? May time na ikaw yung head coach, tapos next season, nag-swap kayo ni Coach A, ganun ba yun? Hindi. Kasi nag national team ako yung head coach from 2012. Oo. Tapos nung 2013, kasi sila Coach Aris kasi tsaka si Coach Maro, that time kasi, minumold nila ako that time. Tapos, grabe din yung respeto ko sa dalawang yan. Sila yung nagbigay rin ng sa coaching career ko rin, Coach Maro tsaka si Coach Aris. So nung 2013, binigay ni A, siya yung ginawang head coach. Tapos yung gusto kasi ni Coach Aris, ayaw kumukuha ng ibang coach na parang mag-mentor din ni A. Magbigay lang ng mga idea ni A, ni Coach A. Kasi bagong hawak niya yung team eh. So yun, 2013. And then this group, Coach Aris, this group yung 2000, born 2000 ata yun. O 2002. 2002. Before kami na naghiwalay nila Coach A, kasi yung game namin pumunta kami ng Myanmar 2018. May balak yung team born 2002 pumunta ng England. So before that time, nagpaalam na ako na hindi ako sasama sa England. So, pinili ko yung magstay muna sa Cebu. Kasi, that time kasi, from April, May, June, unlive ako sa Leylam. Tapos, syempre, may trabaho din tayo dito sa Cebu. Hindi mo kailangan maiwan kasi mahiya ka naman magtanggap ka ng salary tapos hindi mo tinatrabahoan, di ba? So, yun, nag-decline ako. Nag-decline ako. Ibig sabihin, Coach Bing, no, bago mo ituloy, swerte ka kasi even nandun ka sa coaching side, you still get paid. Yes. Bihira. Kasi sa Leylam kasi coach, hire nila ako as regular employee. Ganun ako
ganun yung binigay yung tiwala ng management sa akin, yung yeah. dalawang brothers. Yes, yes. So, kaya nung nagkakilala kami hanggang ngayon, parang yung closeness na, parang itong dalawa, parang tatay ko na rin eh. Kasi anong age nila? Nasa 50s? 56, 53, ganun. Coach Bing. Coach Mike, ako nga. Sige, sige. Bago tayo lumabas dun sa coaching staff sa youth, na-mention mo kasi yung group, ano? We have Coach Elying, mas senior sa'yo yun. Coach Noel, mas senior. Coach A. Coach A, younger yun sa'yo, tama? And then ikaw. Yung issue sa seniority, di ba? Alam natin na may hierarchy ang coaching. Pero when it comes to decision making, itong mga senior, di ba? I'm not referring to them only, but for group of coaching staff, when, let's say, I am the head coach, yung assistant ko mas matanda, pero assistant nga eh. Yung goalkeeper, yung parang ganun ba? Ikaw, may time ba na inaano yung decision making mo, or ang approach mo is open na you let, pagdating ba sa goalkeeping, si ano lang, pagdating sa, kumbaga, may Atensya. Partition ba kayo? Pero sa lahat, ikaw pa rin kasi ikaw head coach. Paano ba yung ano? Ganun yung ginawa namin, coach. Collective kami lahat. Tapos at the end of the day, ako yung mag-decision sa lahat. Kasi after that, ako naman mananagot lahat sa team. So, yes. Collective kami lahat, bigay kami ng mga inputs, outputs namin sa team. Tapos, yun, pag-usapan din namin kung ano yung kailangan ma-improve, ano yung mga problema na kailangan hahanapan ng solusyon kaagad. So, but, yun. Kaya ba yan yung, do you think yung ginawa yung effort na ganito o yung style ninyo as a group na coaches, ito yung sa tingin mo applicable for the other coaches also to absorb? Kasi naging successful yung team nyo eh, yung squad nyo dyan eh, di ba? Sabi mo nga, sayang at hindi natuloy, nagtuloy-tuloy yung paghulma dito sa mga bata, yung long-term na plan. Pero sabi mo nga, naging successful kayo. So, do you think itong ginawa mo na collective sharing of ideas, irregardless kung sino yung senior coach at saka yung younger coach, i-absorb lang ng head coach. And then at the end of the day, you will decide. Yeah, sa akin, coach, is mas maganda yun. Kasi being you treat your coaches as be professional. Di ba? Kasi yung natutunan ko rin dun sa ano, coach, yung natutunan ko rin sa abroad ko na mga seminars, yung mga instructors namin, palagi nilang sinasabi, the head coach is the one accountable sa team nyo. So, win-win-win, you stay longer with your team. Lose-lose-lose, tomorrow you don't have job anymore. Diba? So, yung sa akin naman, yung coaching is always under pressure. Kasi swerte tayo dito sa atin. Kasi kahit matalo-talo tayo or wala tayong panalo, nandyan pa rin tayo sa trabaho natin. Pero pag nasa ibang bansa tayo, pag panaytalo ka, wala ka ng trabaho bukas. Coach, diba? Kaya ba ano, yung minention mo, although wala kaming prueba dito ha, kaya ba hindi ka na inano sa kaya kasi ikaw yung nilagay na head coach pero ikaw yung accountable, hindi ka ba nakaka-decide masyado? Hindi, coach, we're talking about kaya right now. No. I mean, we're talking about kaya. Yung sa kaya kasi, yung nangyari kasi sa kaya, before umalis yung team sa Myanmar, first game namin,
naalala ko pa yun eh, January 26, Sunday yun. Tumawag si Paul sa akin. So, yung nangyari kasi, pagdating ko, nagpaalam ako sa Leylam, good thing is, yung boss namin is, pumayag siya. Kasi, yung sa kanya naman is, but daw, ipagdadamot niya ako, this is for my future din. Diba? Tapos, after that, kung ano yung matutunan ko lahat dun sa international, sa game, may babalik ko rin sa team. Diba? So, yun, nagpaalam ako ng maayos, pati yung sa Ateneo. Tapos, yung alis ng team is February 9, kasi yung game namin is February 12. Pero, nung nag-sign ng contract ako ng Ateneo, sabi ko, ako na nagano na short term lang din yung contract ko kasi nag-LOA lang din ako sa Leylam at saka sa Ateneo. Mm-hmm. So yung contract ko na sinasign is under AFC lang. Okay. So hanggang May. So nung lumipad ako Manila February 4, may 5 days ako na nakasama for practices lang kasi February 9 umalis na kami. So before ko rin tinanggap yung trabaho ng kaya, ng offer ng kaya, sinabihan ko rin si Paul bakit ako yung na kinuha nila na hindi naman ako nag-apply. I mean, parang ano lang, nagtawag lang siya ng ano. Kasi nung nag-champion kasi kami sa Manila, yung Maharlika na league, ano yun? Nagkita kami ni Paul that time last year June ata. Oh, nagkita kami ni Paul that time kasi si Paul kasama namin sa national, sa SEA Games dati. So matagal-tagal na kami hindi nagkita ganoon. Yun, so yun, kuha ng number tapos nagte-text kami. So yun, tapos nalaman niya na kumuha tayo ng A-license that tapos na. So, nung tumawag niya sa akin, sabi ko, gusto ko yung coach na ano, tayo yung mag-decide. Di ba? So, gusto ko ako yung mag-decide sa team. Pero, yung nangyari kasi doon, yung gusto talaga nila i-coach sa kaya si Coach UCD, si Ho, si you. Pero yung decision making na lahat ng ano, Coach Mike saka Coach Aris, yung lahat ng decision dun sa team, kaming dalawa mag-decide. Okay. So yung nangyari kasi dun, collective yung ano, kung ano yung ma-input ko sa team, ano yung ma-input ni Coach Yu, sum up namin yung dalawa. So nakita ko rin wala namang problema sa amin, very yung ano rin namin, yung samahan din namin, walang problema kasi very open minded din yung si Coach Yu. Tapos sa kung ano yung magtatanong siya kung ano yung... Kasi ito, nung dumating na ako sa Manila, nagtitraining kami, pinakilala ako. Tapos, after 4 days, umalis na kami. Tapos, nag-start na kami ng scouting. Kaya nga sabi ko sa iyo, Coach Mike, advance ka na. Kailangan mo kunin yung mga matches ng mga kalaban mo. Tapos, i-check mo lang yung lineup nila kung ganun pa rin. Malamang kung ganun pa rin, malamang sila pa rin yun. So yun yung mga trabaho namin sa kaya. Tapos nung nangyari after ng
ng pandemic. Kasi March, May matapos yung kontra ko. Diba? Tapos bumalik ako ng Cebu after ng Indonesia game namin. Kasi may 3 days na vacation na kami. Umuwi ako. Kasi hindi nakabalik. Diba? So, in-extend nila until June yung kontra ko. So, ako, wala akong sama ng loob ng kaya kasi everyday nag-zoom training kami. In fact, yung ginawa ng kaya ng yung sa amin, yung sa akin naman, dagdag experience yung sa akin at saka yung kasi iba kasi pag mag-coach ka domestic coach Mike Kucharis, parang wala lang, parang hindi ka mag-scout, hindi kang wala kang ganun na attitude. Coach Bing. Pag sa labas kasi Coach Bing, Coach Aris, okay. So, kasi parang ang maganda kasi sa iyo is nilatag mo yung mismong scenario mo. 'Di ba? Nilatag mo na ito pala yung situation mo dun sa Leylam, 'di ba? Saka sa Ateneo. Tapos nag-compromise din yung kaya. So at least maganda 'yun kasi sabi mo nga bibihira yung sitwasyon na ganyan, no? Kasi nga binigyan ka ng opportunity tapos yung kung saan ka nagtatrabaho very supportive sa iyo, no? Sana all. Sabi nga nila sana all. Pa Coach Aris, sana all kasi yung ganyang sitwasyon bibihira partner, Coach Aris, Coach Bingbing. Na yung pinagtatrabahuan mo tapos nabigyan ka ng opportunity susuportahan ka ng mga pinagtatrabahuan mo. So blessed ka doon, no? Kaya swerte ka, kumbaga, sabi mo nga swerte. No. Pero ganun naman talaga, yung nangyari kasi, 'di ba, is AFC lang. Tapos yung PFL sana is March, 'di ba? March 21 ata yung first game namin. Kasi after ng vacation namin, balik kami 16, training kami 17 hanggang sa match namin. Yung first game namin sana, Ceres. So, kung siguro kung natuloy yun, malamang nandun pa rin ako ngayon. Diba? Pero, hindi ko rin amin. May iwan din yung sa Ateneo tsaka Leylam. Oo. Magkaka-issue ka rin dun. Oh, din 'yun din yung problema. Kaya nga hindi ko rin alam paano ko i-handle 'yun. 'Di ba? So nung nangyari yung pandemic. So panay andun kami palagi hanggang ngayon. I mean, kausap pa rin kami sa team, na andun pa rin ako. Ano? Yung nangyari kasi before mag-start yung PFL ngayon. May plano yung kaya na kukunin ako ulit eh. Kasi nire-request rin kasi ni Coach Yu na kailangan nandun din ako. So, yung nangyari, kasi yung una kasi is, di ba, June nag-swab sila, di ba? Tapos, nag-ready na ako kasi parang babalik na to eh. So hanggang wala pa, kasi naiintindihan ko naman yung sitwasyon na ngayon, lahat ng teams, nahihirapan din, di ba? Even nga sa kaya, yung ano namin is, hindi na buo yung ano, because of the, I mean, naiintindihan Coach, lahat ng players. Coach Bingbing, ano, mas okay nga yung kwento mo kasi naalala ko si Coach Joel. With the kaya rin ba 'yon nung lumabas sa AFC? Yes, kaya din. So parang ang dating, 'di ba, is parang ginamit yung license niya kasi very strict yung ruling sa AFC. Parang ganun. Pero ikaw yung sharing mo talagang collective, 'di ba? Kasi papasok ka sa group, sa club na meron na silang ongoing system, meron na silang coaching staff, yun lang issue is yung kailangan may license yung head coach, parang ganun. Pero it's good na sinabi mo na parehong level kayo. Tinanong namin yon kasi, di ba, hindi naman yung usapan na ganun eh.
Pero dito sa PFL ba, walang ruling na ganun? Similar sa AFC? Hindi ko alam, Coach. Pero malamang qualified naman siguro si ano. Kasi basta nakakuha ka ng A-license, parang qualified ka na. Kasi Coach, lumabas din yan, Coach. Lumabas din yan, Coach. AFC Cup conference, nag-press conference kami. May nag-question din na reporter na media na bakit si Coach Yu yung parang nagde-decide sa lahat. Sinagot ko yun na actually hindi totoo yan. We're collective lang. Tapos hindi ko naman kailangan parang galawin muna yung sistema ni Coach Yu. Kasi nandun na eh. Kasi nung pumasok ako, yun na yung ano mo. Hindi mo na kailangan palitan kasi ilang days lang naman mag-start na yung competition. Yes. Oh. So nung that time kasi, nung second game namin, yun, bumigay na ako ng mga some inputs kay Coach Yu. Tapos nung nag-start na yung ano, yung the last game namin against sa Indonesia, yun, slowly na. Kasi pa-konti-konti na yung pumasok yung mga ideas na kailangan gawin. So ganun, hindi siya no. Pero alam mo nung pa-start talaga yung PFL ngayon, nung nag-usap kami ni Paul, andun na eh, pinapagawa nila ako ng mga documents para sa PFL. Pero nangyari kasi yung una kasi is limited yung number of persons sa bubbles ngayon. Di ba? So, tapos yung tournament kasi is nirarun lang within 2 weeks. So, parang ano lang. Maiksi lang. Oh, so parang i-ano lang muna. Pero yung nag-uusap kami ni Paul, nandun ako sa ano ngayon, nandun ako sa scouting and match analysis sa team. So, ganun. I mean, ako, tumutulong lang naman ako. Wala naman akong problema. Kasi, iba ako magtrabaho. If you feel ko talaga na trabaho, bigay ko talaga yung best ko sa team. Coach Bing, kasi ang naisip ko lang, no, kasi sabi mo, nandun ka naman, nagbibigay ka na ng mga inputs. Ibig sabihin ba nito, sabi natin, no, syempre, of course, you are in support of Kaya, di ba? Mm. So, telling Kaya will win this bubble tournament. Of course, they need an AFC A license coach for that AFC, whether it's a champions ano, or the cup. So the moment pumasok ka at mabibigyan ka ng chance ngayon na ikaw na mismo yung magtitimon, ganun ba yung mangyayari kung pumasok ka ulit? Kung kukunin ka nila ulit? Sa ngayon, hindi ko talaga alam. I mean, hindi pa natin alam kung ano yung result sa game. So hindi ko masasagot pa yan. Kasi wala pa akong idea kung ano talaga, kung... Diba? Kung kukunin ka ulit or ano. So, yes. Wala. Yes. Okay. Pero ano, pero ano yung ano yun? Usapang lalaki kami talaga ni Paul na ganun. I mean, hindi pwede basta-basta ganun. Kasi yun yan, yung nangyari kay yung iba mga coaches, di ba? Na gagamitin lang. So, yun. Coach, ganito, anong masasabi mo kay Coach Yu? Bigay ka lang ng konting description. Although, kilala ko yan. Si Coach Yu is mabait naman eh. Pero, ano, very observant na tao. Tsaka, matrabaho. Coach Bing, meron ka bang mga tips? Of course, maraming nanonood ng mga coaches. No? May mga coaches dyan na nagsusupport sa Football Life at nanonood sa iyo ngayon. Ano yung mga tips mo doon sa mga coaches? Whether nagsisimula mag-football, nagsisimula mag-coach,
experience na coach na o yung nandun pa sa stage na nandito pa sa amateur level kasi nasa professional level ka na eh. Paano nila ma-team yung goal nila? Looking forward to being a coach also in the national team and in the professional level. Ma-advise ko sa mga new coaches is you have to dedication is very important sa trabaho natin. Tsaka willingness. Daming kailangan gawin. It's not about money. It's not about money being a coach. So you have to invest first kasi yung mga players, yun yung mga investment mo. Diba? So, kailangan lang magtrabaho, work hard, be patient always. Diba? So, hard work. And don't stop learning. Don't stop loving. Kasi every day is always learning sa atin sa football. Yes. Lahat ng sitwasyon, every situation is a learning process for us. Once so, you stop yun. Learning, you stop living. Oh, ito. Napansin ko yung time. Alas 10 na. Sobrang sarap ng kwentuhan ah. Medyo ano, pero wag nating palampasin ang SEA Games. Yeah, Coach Aris, saglit lang, meron lang ako i-share last. Sige. Pero Coach Bing, bago ka mag-share Coach Bing, umuulan pa ba diyan? Parang nawala na. Wala na. Wala na. Okay na 'yung signal mo eh. Okay na. I-share ko lang Coach Aris nung pumasok ako ng Ateneo. 'Yun. Oh, so actually nung pumasok ako ng Ateneo 2018 January. Pero ano yun, tune-up game lang kami, Leylam against Ateneo team. That time kasi wala silang coach. So, nakipag-usap yung parents namin na kung pwede ba ako makapag-coach. So sabi ko, nandyan yung boss ko sa Leylam, kausapin nyo. So yung boss ko sa Leylam, yung anak niya dati is nasa Ateneo. So sabi niya, walang problema. So walang problema, pero sabi ko, sige, nag-okay na siya, di. Nag-start na ako, pero that time kasi hindi pa ako hire sa Ateneo. Parang project based lang siya na coach, no? Sa Ateneo. Program, Oo, para lang sa regional meet in preparation for palaro, di ba? Yes. So that time, nung pumasok ako ng Ateneo, sinabi ko sa, linatag ko yung mga rules dapat sa mga players, tsaka ano yung kailangan gawin natin? Kasi ano lang eh, parang 3 weeks lang ata o 1 month lang preparation, palis na yung team. So yung ginawa ko, sinabihan ko rin yung mga bata at saka mga parents, pumunta ako ng Ateneo, it's not about winning here. Sabi ko, pumunta ako ng Ateneo, gusto ko ma-educate ko yung mga bata through sports. Diba? So, yun. Alam mo, Coach Mike, Coach Aris, anong oras yung practice ng Ateneo nung pumasok na ako ng Ateneo? 5 o'clock in the morning until 7. Pasok sila kagad, school, shower lang. Grabe ah. Oo. So, nag-commit sila lahat. So, pumunta kami ng tapos wala pa akong idea, Coach Mike, kung sino yung mga players sa high school. Kasi lahat ng, wala ako. Hindi ako nanonood ng mga high school games. Ganun. So, naipanalo namin dun sa, sa Bohol kami naglaro. Tapos, pumunta kami ng palaro. Sa palaro, nag-quarterfinals kami against NCR. Talo kami. So, after noon, nung May, hinahire na ako ng Ateneo. So,
that time, yung unang tournament namin sa Ateneo, Coach Aris, yung jam, di ba, nakapag-coach ka ng ganun? Yung ano? Yung Jesuits Inter, Athletic. Inter, ano? Jam. Yun kami, doon kami nakita ulit ni Coach Doji. Kasi yun. Siya yung umahawak sa high school, di ba? Oo. So, natalo kami. Kami yung nag-finals, talo kami 1-0. So, nung after that, adjust ako sa team. So, nung si Safi na, yung league talaga ng nasasalihan ng Ateneo na inter-school, yung si Safi, nakuha namin yung champion. So, sabi ko, yung hard works ng mga bata tsaka yung dedication ng mga bata sa Ateneo, nagbunga. Sino kalaban niyo sa finals? Kalaban namin na USJR. Yun yung isang team, coach, galing sa Don Bosco nang lumipat nag-senior high sa kabilang team, kabilang school. Ah, okay. Mm-mm. So, yun. Pero yung best moment ko talaga as a coach, 2018. Yun yung best moment ng coaching career ko talaga. Kasi, lahat ng shape na pinag-aralan ko dun sa Germany, coach, nabigay ko na. Yung unang nabigay ko sa Ateneo, yung Ateneo, tapos sinundan ko sa Leylam yung plano. So, parang una yung Leylam, tapos nung nagpalit, nung pumunta na Ateneo, parang trinatry ko sa Ateneo, tapos nag-effect, ginawa ulit ko rin sa Leylam. Ganun. So, ano yung ginawa mo na yan? Ano yung pinapapraktisan mo? Yung mga style of play and shape, defending, attacking, tapos yung paano ka mag-atake, paano ka mag-depensa, paano, possession ba o direct play o combo, ganun. So, yun yung time. Tapos, yung ginawa ko rin, coach, after na nag-champion kami sa Ateneo, siguro 6-7 na players from Ateneo pinalaro ko sa Leylam sa Men's Open. Para makuha yung leadership sa mga senior players, tsaka matuto rin sila sa mga senior players na mag-guide sa kanila. And then, pagbalik nila sa Ateneo, sila na rin yung gumagawa ng, like, mag-lead sa team. So, yun. Tapos, may game, coach, na 2 game, finals, 3 o'clock ata, high school, boys 18. Yung Ateneo against Don Bosco Boys Home. So, nakuha namin sa Ateneo. Tapos, after that game, may laro pa yung Leylam. So, nakuha namin. So, in one day, 2 champion yung nakuha ko. So, yun. So, dun din ako na ano na... Papashawarma ka na niyan. Dun din ako. Okay, coach. Dun ako na may sa program at saka sa plan na ginagawa ko. Yun yung parang hard work ko na nasusuklian ng mga ano ng magandang nangyayari sa team. Inaabangan ni Coach Glenn yan, partner. Oo. Para maganda yung action. Oh, ito. Coach Bingbing. Wala, talo na kami last year. Coach Bingbing. Ano na lang ito? Let's say yung ginagawa namin, 'di ba? Laruin na natin. SEA Games yung issue, ikaw yung inappoint. Sabihin na natin 10 years from now. Ikaw magde-decide sino ang coaches mo? Tapos anong formation? Oh, yun lang. Anong sa ngayon kung
Hindi, 10 years from now, sabihin na natin, or in the future. Okay. Kasi baka kung ngayon sabihin mo, hindi pwede, ganun. Eh, mm-hmm. Let's say, binigyan ka ng chance. Oo, oh, kung meron ka opportunity. Ikaw, oh. Ikaw yung, ako yung nanalong PFF president, in-appoint kita, bing-bing. You coach the men's national team SEA Games. Oh, decide mo lahat, yung budget, ibigay ko sa'yo. Pero ang question ko lang, coaching staff, tapos ano yung sistema? Anong formation? Yun lang. Okay. Ano yung filosofiya mo? Sa akin, coach, kung ako yung maging head coach, kung ako yung kukuha ng mga yung mga assistant coach, kailangan kunin mo rin yung mga yung tao na talaga na makatulong sa'yo. Hindi yes. lang yung sino? Kasi kaibigan mo. Sinong assistant mo? Sa akin naman, gusto ko kunin si Anto. Sino ang isa pa? Si Marjo. Marjo. Mga veteran. Oo. Eh, parang hindi ikaw ang masusunod dyan, ha? Sinong goalkeeper? Hindi. Goalkeeper mo, pwede mo kunin si Albao kasi siya yung bata ngayon na ano eh. Kasi si Coach Noel, pwede rin si Coach Noel kasi si Coach Noel, 10 years from now, ano pa, si Coach Noel, 40, 50 pa si Coach pwede Noel. Pwede pa, okay. So, pwede gusto pa, mong pwede dagdagan pa, ng coaching staff mo? Kitman and ano, anyway, hindi mo ano yun. Pwede mo idagdag si Timo. Si Timo, oh, para may focus sa defending. Defending, okay. Oo. Midfield, and ano. Uh-huh. Okay, tapos so makikinig yung sila ngayon. Sabihin mo, anong formation, anong system? Yeah. Yung shape ko kasi palagi, coach, is 4-2-3-1. Mm-hmm. Okay, 4-2-3-1. Pero yung defending stand ko is 4-4-2. 4-4-2. Mm-hmm. Yung tapos attacking meron, mo, 4-2-3-1. 4-2-3-1. Susulat na ni Coach Glenn to. Coach Glenn. Okay. Tapos, meron kang backup. Meron kang backup. Kasi palagi ako, coach, meron akong mga backup na mga shape. Kumbaga, kung meron mga mag... Kasi, nasanay na tayo during trainings na one man down tayo. Di ba? Ano yung shape natin? Last 10 minutes, lamang yung kalaban. Ano yung gawin mo? Ano yung gawin sa team mo na kailangan naghahabol tayo last 10 minutes. So, yes. Nasanay na ako during training. Sa training, ginagawa ko na yan palagi. So, may backup na shape ako na 3-5-2 attacking, defending 5-4-1. Ayun. Okay. Okay. Yun. Very good, Coach Bing. Okay na yun. At least na i-share mo, ano? Oh. Yung kwento mo, parang ayaw mo nang bumalik dito sa football life, ha? Meron pa tayong part 2, ha? Next year na yun? Siguro, last na to. Next year meron na yun? Meron pa tayong ano, invite ka ulit namin. So, bago maganda tayo ba pumunta ano? Sa final question, ano? Maganda yung mga sinishare mo, partner. Balik tayo dito sa Coaching Eye, okay? May mga viewers pa tayo dyan na late pumasok. Ang Coaching Eye natin ay game para kay Coach Bingbing, ano? Kung hindi niya mahulaan, kung sinong unang makahula sa guest, bibigyan ng discount sa Decathlon Alabang. So, ang clue sa akin... Coach Aris, saglit lang. Yung mga question niyo dati, di ba, galing sa SEA Games? Di ba? Di ba? Bakit iba yung sa akin? dati yung gusto niyo is foreign coach tapos kailangan tayo i-attach. Sige. Hindi, sinagot mo na eh. Local. Pero gusto mong merong consultant kung ikaw yung head coach, di ba? Hindi. Sa akin, pero sa akin, coach, gusto ko na local pa rin. Yun. Local lang. Kasi, siyempre, alam namin pero, yan. Pero, coach, isa lang yung kunin ko na, ano, na advisor. Di ba? Sino? Alam mo na yun, sino? Yun. Alam mo na yun. Di ba?
Tapos bigyan mo lang kami ng international matches exposure. Yun lang yung kulang sa atin sa national team natin. Bahala sa budget. Yung national team natin, coach, kulang lang sa international exposure. Yun lang talaga. Oh, ito yung tanong ko, yes or no, kasi ayaw mong i-mention yung nangyari sa program. Si Coach Nonoy yung kunin ko na adviser. Oh, yun. Diba, umami na. Oh, yun na yun. Sinabi madaling mo. Madaling kausap naman eh. Madaling kausap ko si Coach Bingbing eh. Oh. Alam ni Coach Mike yun. Yes. Sabi ko nga, pag nung kumuha tayo ng A-license, huwag masyadong pressure. Yeah. Diba? Relax. Coach, kasi pahinga. Kailangan pahinga eh. Coach Hindi Bing. Ka naman oh. Numuhugot kay Coach mentor mo ah. Kaya mo si Coach Lalas. Ganun kapal yung libro. Di ba? Coach Mike. Grabe. Oh, saan na tayo? Doon sa coaching ay, ha? Oh, yung kailangan coach. Mahulaan mo, Coach Bing. Hey, yung yes or no mo, yes. Coach Aris, yung yes or no mo. Yung ano yes or no, ikaw. Sinunod mo kasi ang talambuhay mo. Dapat binanatang ka namin ng direct to the point eh. Anyway. Coach Bingbing, dahil hindi natuloy yung sa tingin ko, very dependent tayo sa program, sa manager. Meron tayong manager, di ba? Support group. Meron tayong technical group na coaches. Itong support group natin minsan, pag nagpalit kasi, nadadamay lahat. Kaya yung long-term na vision natin, yung sabi mong 10 years, hindi nasunod. Kahit sabihin mo sa gitna na wala, napuputol. Kasi napapalitan sa taas. Pero kung ito nga, inaayos natin yung philosophy. So whoever sits down, kahit sino man yung meron dyan na manager, foreigner man yan or meron tayong sinusunod na guide siguro. Tapos kahit sinong coaches, di ba? Halimbawa, ikaw, gusto mong bumalik sa province, itutuloy lang nila yung philosophy natin, football philosophy and everything. Wala para na, hindi ka worried. Wala na lito-lito. Isa lang. Oh. Diba? Pero dapat yes, dapat yes or no, ang nangyari sa inyo, nagka-issue ba sa sa team manager, sa sponsor? Sa anong team? Yung sa U-Coach yung plano nyo na group going to 2022? Parang, nagkapalit kasi yung manager ng coach. Yun na nga ang problema doon pag ganun yung setup talaga. Yun. Pero coach, dito sa Cebu rin, yung nag-expansion rin yung force sa Manila. Sila Coach Candice. Last year. Pero inahawakan ko, pero yung program na pinaparan yun sa akin, pero yung mga players ko yung pinapa-coach ko kasi hectic na yung schedule ko eh. Pero dito pa rin, madami pa rin para sa... Kasi coach, yung ginagawa ko kasi coach, Coach Bing. Gusto ko binibigyan yung mga... Kasi... Sabi mo nga hectic yung schedule mo. No, kung bibigyan ka namin ng wish dito sa Football Life, ano kaya yung wish na 'yon? Yung wish ko lang is simple lang, Mike eh. Maging maayos tayong lahat. Ganun lang naman eh. At least makabalik tayo ulit sa trabaho natin. Kasi hindi biro 'tong nangyari sa atin ngayon. 'Di ba? So yun lang. Yung forsa din dito sa Cebu, yung gusto ko kasi, di ba may UFL na? So gusto ko rin bigyan ng exposure yung taga Cebu na pupunta ng Manila. Kasi iba din yung level sa Manila na laro eh. Di ba? So yun. Yung mga bata dito sa Cebu, may forsa sa Cebu na under sa amin nila Coach Candice. Pero sa akin, tulong lang naman nila Coach Candice tsaka Coach Every sa club nila. Yun. So, coaching eye na tayo, Coach Bingbing. Medyo,
ang sa akin, ano, kung mahulaan mo, ay Brazilian superstar, striker. Si Coach Mike, Argentinian. May gusto parang, ka pang ipadagdag or hulaan mo na yung kwentong kalook-alike mo? Hulaan ko na. Parang Ronaldo ata yun. At saka si ano yun eh, Maradona yun eh. Coach Mike, meron ka pa? May mali. Kulang. Mali. Mali. Huh? Tama yung... May mali ka. Tama yung Ronaldo. Ka kay Mike. Tama yung Ronaldo. Tama yung Ronaldo. Pero o, tingnan natin yung picture. Tingnan parang, natin. Parang si Tibis yun ah. Tibis oh. Nga, di ba? Ay, mali. Wala kang grabe. Discount. Sino yung walang discount, walang discount. Oh, maghahanap si Mike yung nanalo sa yung tama yung naka-guest kanina na tama si ano si Eliasar Ronaldo at saka Tevez yan. So si Coach Eling ang nanalo ng Ronaldo and Tevez. So tama yung guest niya sa yung unang-unang nakahuli. Grabe. So si Coach Eling. Oh, Coach Bingbing, ipapaalam na namin na lalabas ito sa Facebook, ano? Okay lang sa'yo? Okay. Or magre-reklamo ka, gusto mo si ano, Maradona. Okay lang, okay, walang problema, walang problema. Ayun. Okay, ano Coach Bingbing, alam namin na ang sarap ng usapan, ano? Tapos ang daming issues na pwede nating ano, pero don't worry. Gusto namin na invite ka ulit parang ano pag may oras ka ulit. Pero ano ang football para sa iyo? Coach Bing, bago ka sumagot ha, humihirit si Archie kasi nanalo to last time, sabi niya. Late ako. Oh, kaya hindi raw siya nakasagot. Naunahan ka ni Coach ano ni Coach Eliazar. Naunahan. Panay module ka kasi. Panay mo. Saan na naman pumunta? Ang daming module. Ah, sige Coach Bingbing, yeah. ano yung para sa iyo ano ang football? Yung football para sa akin it's about life. Kasi through football nakapagtapos ako ng pag-aral na walang bayad. Through football nakapagmasteral ako sa DLSU na hindi ko naman din dream na makapag-aral ako sa ganun na school na spin mo class na school yan. Parang, I mean, big time na school yan. Through football, nakapag-punta ako ng different countries. Tapos, through football pa rin, lahat ng na-achieve ko bilang player. Tapos hindi ko na ano na maging coach pala ako during national team ito sa yung sa hindi ko rin dream na magko-coach ng professional team pero nangyayari siguro may purpose si God na bakit dinala niya ako dito. In every situation naman meron naman purpose si God pero again, yung sa akin naman is I always believe na kailangan lang tayo to honest palagi sa football natin. Kasi ito kasi yung pinili natin. So kailangan natin sincere tayo sa trabaho natin. Yun lang coach. Yun. Grabe, parang talang malalim to. Parang talang buhay talaga, no? Itong si Coach Bingbing. Pero Coach Bing. Oo. Thank you very much, ha. Thank you very much for being part of Football Life, no? For giving us this time, giving us your time to inspire coaches, players, someday to be like you, no? Kasi syempre, ayan naman yung tanging sharing or pwede nating maibigay dito sa football community, no? During this time of pandemic, alam mo naman, maraming negativity, no? Marami tayong gustong i-share,
na yung wish natin, no, na someday na matapos na to soon, no. Pero sabi nga nakausap ko si coach ano kanina, nanood si Doji Loxin, sabi niya by next year baka hindi pa rin talaga magkakaroon ng face to face. So if that's the case, talagang apektado pa rin tayong coaches, no. Pero we wish there will be some miracle, no, na matapos na tong pandemya na to, no. Yeah. Thank you rin coach, coaches, coach Mike, coach Aris. Thank you sa pag-invite niyo sa akin. I know matagal na ako na ini-invite. So diba? So ganun talaga since, ganun talaga pag showbiz. August pa ata ako nakapag-schedule nito coach Mike, di ba? Yes, sabi ko, yes. Di ba? Actually yung sige lang, andito lang ako palagi pag may mga, I mean, lahat naman mga coaches, kailangan lang naman tayo hindi madamot sa isa't isa kung ano meron tayong matutulong. Coach Bing, ganun naman talaga coaches, kailangan lang tulungan. Ang importante nandiyan ka, no? Despite nung hindi ka nakapag-guest nung nakaraan, importante nandito ka ngayon at nakapag-share ka nung magandang experience mo at magagandang tips mo para sa mga new coaches na gusto rin matuto from you, di ba? Ayan. O partner, yeah. Again, salamat sa Football Life. Salamat sa Football Life, Coach Aris, Coach Mike. At sa lahat ng nanonood, thank you so much and yun. Good evening. Stay safe good kayo evening. Palagi. Stay safe palagi. Yes. So, thank you Coach so much. Pwede kang magpahinga and makinig ka sa final wish namin for you. Partner, tatanungin ko muna kung nakapag-like na ba to sa Football Live at saka nakapag-subscribe ka na ba sa Coach Mike TV at saka Aris TV. Yun. Tapos, matagal na. Ayan. Matagal na. Oh, di ba makikita na nyo naman yun? Di. Yeah, hindi makikita. Hindi nyo makikita. Tagal na. Nung nag-uusap ang focus pa yun. Yun. Oh. Yun. Yan ang supporta. Oh, sige. Siyempre, sabi ko sa inyo, andito lang ako sa likod nyo palagi. Yeah. Kayo lang at harap. Sige, Coach Bing. Sige. Thank you. Thank you. Regards thank you so ay, ano, sa family mo, yung mga kids mo na, ano, ha? Ah, nandito lang sila. Regards sa family. Sa salamat. Thank you. Ingat, Coach Aris, Coach Mike. Thank you. Coach, yung shawarma natin, ha? Sige, try natin pa kung makapag-sponsor dito. Yun. Pwede. Yun. Madami naman, ano naman sila eh. Nationwide naman sila eh. Yun. Yun, no? Yun. Thank you very much, Coach Bing. Okay. Yes. Sige, kumusapin ko. Thank you. Sige. Ayun. So, go ahead. Sabi ni Drake Rodriguez, Coach Bingbing, Birada, Johnard Fuentes, pa-shout out. Si Norman, nice one, Bingbing. Idol Coach Bing. Oh, invite kayo. Lem, sorry late ako, 20 minutes ako, dapat tinawagan niyo ako. Si Coach Lem. Lem, Larana. Bali, may replay Coach Lem, ha? Panoorin mo yung mga replay, Coach, ano. Okay. Medyo anong term dito, medyo chumamba rin na pumanaw yung boss nila. Oo, yun. Yung ano nila. So actually yung nangyari na yun, partner, no? Kaya nga tinanong ko siya kanina, untowards incident, kasi hindi naman natin alam kung gaano ka close si Coach Bing, kung ayun mo yun talagang. Kaya tinanong ko siya kanina kung okay pa ba Coach Bing kung ituloy natin yung interview. Syempre, hindi natin alam, baka gusto niyang puntahan, 'di ba? Gusto niyang yung dalawin, 'di ba? So, sabi naman ni Coach Bing, tuloy natin yung usapan. So, pero nakikiramay medyo, tayo. Medyo obvious na tayo rin mahirap mag. Anyway, we'll continue. Itong si Coach Bing, pumunta kami diyan sa Cebu kasama ko si Coach Gatan. Dinala namin yung Ateneo team, yung hawak ko na Ateneo under 11 under.
So very accommodating, ang bait. Yung motor nga niya, talagang inikot kami sa Cebu. Kasi yung seafoods nga, sikat dyan eh. Coach Aris, anong year ka ba nag-coach sa Ateneo? Yung nung pumasok na ako doon, syempre, kailangan ko ng allowance, kailangan ko ng sideline, di ba? Hirap naman dyan sa Manila pag wala kang ano. So, during weekend, nagko-coach sa AFC. Okay. So, yun yung parang ano, coaching. Habang nag-aaral ng masteral. Yes, habang nasa masters. Pero ang maganda pag season, off, parang focus lang kami sa game. Okay. So, yun yung ano, tapos si Bingbing nga, kaya natuwa rin ako. Umunta rin sa Lasal, naglaro, di ba? Ngayon, yung kwento niya, ano, from paa-paa pa lang siya hanggang umakyat dahil sa football na bigyan. I think karamihan sa mga guests natin naging successful, nagkaroon ng direksyon ng buhay, di ba? Seryoso masyado pag si Coach Bingbing, pag biruin mo, hindi mo alam kung... sanay pa man din ako pag kwentuhan, dapat biruan eh. Pero may ano, di ba? Certain point lang naman din na maseryoso siya, then yun nga, more of the makwento rin naman si Coach Bingbing. Yes, so yun yung ano, gusto kong i-highlight yung very humble beginning. Tapos siya rin nagsabi, ano, to the point na pataas. Ikaw, Coach Mike, ano yung napulot mo naman doon? Ang maganda kay Coach Bingbing, no? Kasi na-intriga ako kung paano niya nakuha yung loob nung Leylam. Okay? Kasi, di ba? Kasi kung mapapansin natin yung kwento ni Coach Bingbing, talagang kung paano niya inalagaan yung Leylam, di ba? Kasi ganun din yung pagbalik sa kanya, eh. No? Yung contribution niya sa Leylam, yung coming from nothing, di ba? Wala naman siyang, hindi siya, nung nagsisimula, wala pang achievement, pero napatunayan niya, no, nakuha niya yung loob ng mga may-ari hanggang manalo sila. At of course, yung mabigyan ka ba naman ng trabaho, partner, na full-time, di ba? While doing the sport that you love. Ano yun, ha? Bibihira yun, partner, ha? Yung ganung opportunity. At nagagawa niya mag-coach sa labas na hindi siya pinagbabawalan ng boss niya. Diba? Yun, kaya nga sabi ko sa kanya, one in a million, partner. Bibihira yung ganyang opportunity, nabibigyan tayo ng ganyan. No, hindi siguro kaya naging ganyan ka successful ang Leylam because of the personality of the owner, no, partner. No, very very humble, very supportive. Sabi nga niya, dinadala niya rin kung paano nagsasuccess yung Leylam, ganun din niya dinadala yung mga members nila o yung mga empleyado nila. So, yung suporta na binibigay niya kay Coach Aris, kakaiba, partner. Sabi ko nga kanina, sana all, eh, di ba? Yung tipong ganyan na mabigyan ng opportunity mag-coach sa professional, papaalam siya, bibigyan siya ng, okay, sige. Pero ang maganda kay Coach Bingbing, partner, hindi niya inaabuso. Yun yung maganda kay Coach Bingbing. Nabigyan siya ng time, marunong pa rin siya lumingon doon sa pinanggalingan niya. Nababalik pa rin siya doon sa Leylam kasi alam niya na may trabaho pa rin siya doon. Yun yung maganda kay Coach Bingbing. Yun. So, kung may wish tayo ano dito sa Football Life, Coach Bingbing, keep up the good work. Ituloy mo lang yan. Maganda yung mga halimbawa na pinapakita mo. Yung pagiging honest. Yes. Sa trabaho, pagiging sincere, di ba? Pagiging hard worker, kasi hindi ka mawawala eh. Kahit saan, hindi lang naman sa football, anywhere you go, andyan at andyan ka. Many people will support you, di ba? Makikita nila yung outcome, yung work mo. So, Coach Bingbing, thank you at andito ka sa Football Life, nag-share. Sana hindi ka rin magsawang tulungan ang Cebu City o Cebu Province, or given na mag-work ka ulit sa national team program, ipagpatuloy mo ang coaching. Okay? Kahit hindi yan yung kurso mo, pero nakita mo rin yung tulong. Magandang ibalik talaga
Bakit bumalik ako, tayo dito sa passion natin. Ako rin naman partner, di ba? Iba rin naman yung course ko. Pero siguro yung ganun talaga yung buhay ng isang football player. Eh. Pag ganun mo ka. Ikaw, chicks kasi yung sinundan mo sa kurso mo eh. Loko. Hindi, talagang ano lang. Bugot ka pa kasi. Hindi lang talaga tayo na ano. Hindi lang dali, hindi na linya, di ba? Hindi lang na linya. Pagdating sa football, mas minahal lang yung ano, yung football. Yes. Kaya hindi okay. Na punta dun sa pag ano ba 'yun? Pag industrial design ko noon kasi nga. Oh, bukas yung game. Tapos medyo na hindi matutuloy yung guest natin sa Thursday ano and ano. So resume tayo. Ipo-post na lang namin dito kung matuloy yung ano pero kung hindi we'll be keeping you updated. Yes. Diba? Coach Mike. Oh, basta sa lahat po ng viewers ng Football Life no, especially yung sa nanalo ko na, i-message ko po kayo from the Decathlon Alabang code at you can avail the discount sa Decathlon Alabang. Yan. So, wag niyo pong kalimutan i-like and follow yung Football Life page natin at yung Football with Decathlon. Yan. So, syempre, yung replays na sa Coach Mike TV at saka Aris TV. Aris TV! Pag nagustuhan niyo pala yung videos, no, partner, nakakalimutan natin sabihin. Pag nagustuhan niyo yung mga interviews natin, wag niyo pong kalimutan mag-like dun sa video at saka kung gusto niyo mag-comment, kung sino yung mga gusto niyo interviewin, na mentorship yes. Kayo, pwede kayong mag-comment dun sa mga videos. You please help us, lalo na yung mga active na nanonood, kung sino. Minsan yung mga ano busy, tulungan nyo kaming i-contact sila. Yeah. Ibigay nyo yung Facebook page nila, mga Facebook account pala nila yeah. Para i-contact namin. Ano? Okay, para maganda tong ano interactive, hindi lang yung mga national player, hindi lang yung mga ano, di ba? Basta yeah. Football life nga eh. Yung natap ng football para maganda tong Football Life podcast natin. Yeah, so ang next guest natin, since magre-resume na tayo ng November, no, partner, unless magkaroon tayo ng special edition. Yes. Ang next guest natin is si from Thailand. Naglalaro ngayon sa Thailand. So sasabihin na ba natin o si Lodi? O wag muna. Siguro hindi, alam naman nila 'yon, ipo-post natin. Alam nila. So si Patrick Dayto will be our Patrick next guest. Dayto. So ang ako yung mga save niya sa laro eh. Yes, yung kahapon ata, kagabi, yung fingertip save niya. No? Yes. Yan. So hopefully ano, walang aberya or conflict sa ano niya doon, ano? Yes. So yan, so kamusta natin? Yes, abangan natin 'yan sa November 5. Yan. Yun. Okay, partner. Good night. Good night sa lahat ng Football Life viewers and have a good day. Thank you ulit sa mga tumulong. Thank you ulit pala ha. Maraming salamat sa tumulong sa daughter ko. Yeah, thank you very much guys. Stay safe. Keep safe.